Nang bumanat sila. Wala po talagang permit-permit ang mga yan. Maniwala kayo sa akin. Kung mahal ninyo ang bayan, yung ipinaglalaban ninyo ay tunay at walang halong biro, walang halong kaba, tunay na makaisog. Puta! Walang permit-permit, bumabanat ang mga yan. Ah, ito, pakinggan mo, Atty. Panilo. Ito. Hindi po pwedeng basta tatahimik tayo na. Correct. Pero huwag naman kayong, huwag din kayong crybaby. Maging creative kayo. Hindi yung konti nga lang. O, mas matindi pa nga yung sinabi na Atty. Panilo dyan eh. No? Huwag naman kayo masyadong crybaby. Maging creative kayo. Sinabi yan ha, ako wala akong sinabi na crybaby ha. Atty. Panilo, huwag na masyado kayong crybaby dyan. Maging creative kayo, yun na nga yung sinabi ko sa inyo. Na, yung, ito organizer yung pinatamaan niya dito ha, hindi po yung mga vlogger, organizer. Kasme, maraming salamat sa inyong pakulay. Alam nyo, tanggapin natin yan. Ito nga si Atty. Panilo, nakikita eh. Huwag mong iiyakin. Magiging creative, discarte ba? Huwag lang magre-rely sa isang plan. Plan A, plan B, plan C, plan D. Yun yung punto dyan ni Atty. Panilo. Kasi kung lagi nang gaon-ganon na lang talaga, ang nakakatakot dyan kasi, sino na lang ang maniniwala? No, sino na lang ang maniniwala sa susunod na pagpapatawag ng rally? Meron tayong hakbang maisog. Kasi, whether you like it or not, this is the reality. Magkakaroon ng doubt yung iba. Matutuloy kaya? Ay, baka mangyari na naman yan na hindi matutuloy. Ganun yung ano eh. Ganun yung makikita ng tao. Kahit ako. Ako, this is my own personal opinion na. Na, ay hakbang maisog na naman. Di ba kaya mangyayari na naman yung nangyayari sa Bulacan, nangyayari sa Tacloban? Di ba kaya mawawalang ano lang na naman, mawawalang saysay na naman? Yun yung punto ni Atty. Panilo. Maging creative tayo. Oh. Yan lang naman ang nakikita. Kasi kung crybaby daw tayo, iyakin tayo, walang mangyayari. Oh. No? Yan lang naman yan ang napunaan. Ito pa, isa pa. Ito, tuloy yung. Tuloy, tingnan nyo yung ginawa namin. Ito, pakinggan nyo. During the 70s, para kaming mga siraulo ng mga aktivista. Bata pa kami. Tapos namamalimbus pa kami sa mga motorista. Para sa mga parali namin. Talagang kung titingnan mo yung tingin sa amin, tao, nag-lead sa amin. But, kita mo, tinuloy namin yun. Wala. Anong rally, anong permit-permit. Tuloy-tuloy. O, tira mo. Lumawak na lumawak hanggang we ousted. Ang tingnan mo. Former president. Alam niyo po, hakbang maisog, mas maganda siguro kunin niyo yung adviser si Atty. Panilo para sa akin lang. Kasi malaki ang papel nito kung paano nila pinatalsik si Marcos Sr. Promise. Ako lang sa akin lang, ha? Hakbang maisog, anuhin niyo si Atty. Panilo, kunin yung adviser, huwag kayong mahiya. Approach niyo ito. Ay, nasi kasi nila, hindi naman sila napigilan eh. Okay. Ano ba yun? Marcelo pa yun, ha? Marcelo, ha? Marcelo pa yun. Panahon nila ni Atty. Panilo. Pero yung mga yan, putay, walang permit-permit, oh. Marcelo. Tapos, ginawa ko nila, tinuloy nila. Hanggat sa nasipa si Senyor. Ako, advice ko sa totoo lang, mas the best talaga. Kumuha po kayo ng, alam mo yung malawak yung experience. O sabi ni Milta, agree, kunin advisor si Atty. Panilo. Pagdating dito sa pakikibaka, nandyan, kasama natin yan si Atty. Panilo, didiis naman yan, kaibigan ni Tatay Digong. Ayan, oh. Sabi na mag-training daw kay Babalo muna. Hindi, oh. Huwag naman si Babalo, animal. Mabuti nga yan, magsisialisa ng mga trapo para hindi na tayo mapudol pang muli. Mga mukhang perang mga yan, mga magnanakaw, hindi sila kawalan. Go PRRD, we support you until the end.
TDS Forever! Isa-isa na nagsisi-alisan ang ilang mga miyembro di umanurhaw ng PDP laban. Resign kung resign nga. Saan naman raw kaya sila lilipat ang mga opisyalis na mga to? Kahit nga umano sa Cebu, Gov. Gwendolyn Garcia ay umalis na rin sa dating dominanteng Partido Demokratiko Pilipino. Kasunod din ang pagbibitiw ng hindi bababa sa 16 opisyalis sa lalawigan ng Negros Occidental. Matatandaan na sinabi nga rin ni Tatay Digong na kahit mag-isa na lang siya maiwan sa PDP laban ay wala namang problema. Hindi naman kailangan ni Tatay Digong ng kakampi dahil magpahanggang ngayon, solid ang taong bayan para sa mga Duterte. Mga tropang bangag lang naman ang hindi. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikawe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan! Dak! Ayan! Mang patutsada po ni Mayor Baste sa kapulisan. Tungkol po yun sa 35 na pulis Davao na basta-basta na lang nirelieve. Ayan, sinagot po si Mayor Baste ng PNP. Oh, ito yung maganda. PDP ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nilayasan ng mga ipalitiko. Ng mga trapolitiko. Oh, sabi nga ho ni Tatay Digong eh, kahit na siya na lang mag-isa sa kanyang partido, wala hong problema diyan. Mas gustuhin niya ho yung magkakasundo ho sila ng prinsipyo. O, layas kayo! Hello, ni Elizabeth Yusitana, pagkatagtaghali po sa Niflor Villas. Wala namang problema yan. Eh, kung marami naman, tapos puro mga trapo, wala rin useless din. Eh, kung kaunti naman, eh, kung may mga prinsipyo at handa ipaglaban ang partido at ang interest ng maraming Pilipino, mas okay pa ho ako dyan. Now, marami nga, puro naman bangag. Galo na. Maraming ang bilang, puro naman mga tambaloslos. Ay, naloko na. No? Eh, kung iilan lang, may mga prinsipyo naman at may mga bayag, hindi takot maisog naman. Banggain ang bangag admin. O, dito tayo, sa kaunti na may prinsipyo. Sabi ni Lucila Gabo, sino yung mga lumayas, bisdak? Ayan ho, yung isa dyan, oh. Kala mo, ano eh, kala mo mamamarang. At Attorney Sal Panilo, merong payo sa maisog koalisyon. Sana ho ay pakinggan nyo ito. At sana huwag kayong magalit dahil ito naman ay nasa demokrasyang bansa ho tayo. Eh, siyempre, nakikita ng tao yung di kaya-aya. Siguro, dito sa maisog, naglabas po siya. Ito ay payo, no? Suggestion, baka ho po pwedeng kunin ito ng maisog na isang constructive criticism. Malayo natin, makakatulong ito. Magandang tanghali po, Ma'am Evelyn Bautista, dahil itong si Attorney Sal Panilo, veterano ho itong aktivista. Panahon ng martial law, panahon ng Dilawan, ganun po katindi. Kumbaga, malawak po yung experience ni Attorney Sal Panilo pagdating po sa pakikibaka. Na sana, mapakinggan po ito ng maisog. At Pastor Apollo Kibuloy, patuloy ang panggigipit sa kanya. Ito na nga ho yung pinakalatest mga kabistaka, yung gusto pong ilipat, aprobado na nga ho ito eh, no, ng Supreme Court. Ang kaso niya from Davao ay papunta ho ng Quezon City na. Antindi, hindi po napigilan ng legal counsel na Pastor Kibuloy na umapila at maghayag ng pagkadismaya. At kailangan po niya
mag-file ng motion for reconsideration. Okay. Pakinggan natin muna ito mga kabisak, ang balitang ito. Nasaan na ho yun? Okay, ito. Ipinalipat ng Korte Suprema sa Quezon City Regional Trial Court ang dalawang kasong kriminal laban kay Pastor Apollo Quiboloy mula Davao City. Kasunod yan, nanghiling ng Justice Department na ilipat ang venue ng mga kasong may kinalaman sa child abuse laban sa pastor. Paliwanag ng korte ang mga kasong may kinalaman sa public interest. Maiimpluwensyan daw ni Quiboloy at kilalang religious leader sa Davao City, kaya posibleng makaapekto sa pagdinig sa mga kaso. Binigyan ng Supreme Court ng 3 araw ang Davao RTC para ilipat ang lahat ng record ng 2 kaso ng pastor sa Office of the Executive Judge ng Quezon City RTC. Iniutos din ng Korte Suprema sa mga korte sa Mindanao na ilipat din sa Quezon City RTC ang anumang kasong isasampa pa laban sa pastor doon. Okay. Hindi ko po maintindihan yung salitang public interest, no? Ang kaso daw kasi ni pastor ay kaya inilipat dahil may kinalaman sa public interest. Teka, public interest? Si pastor ba ay ano, official ng gobyerno? Si pastor ba ay politiko para ikunik mo doon sa tinatawag na public interest? Si pastor ay isang religious person? Oh, bakit mo sasabihin mong public interest? Tika, nakaabala ba si pastor sa Republika ng Pilipinas? Anong kaso ni pastor? Holdapan? Anong kaso ni pastor? May napas lang? Wow! No. Public interest. Puta, hindi naman po siya public servant. Eh. Hindi naman siya nangungurakot sa kaban ng bayan. Hindi naman siya naglimas ng pera ng mga Pilipino. Hindi naman siya gumamit ng pundo ng bayan para iwaldas at mamamasyal sa saan man panig ng mundo na pag-uwi, walang nagawa. Hindi wala sinayang si pastor na ano, pera ng bayan para ikukunik mo dun sa public interest. Ano, bangag-bangaga na lang tayo dito. Kaya ito po, pakinggan nyo po yung birada ng legal counsel ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Pakinggan po natin. Well, honestly, Sir MJ, we are quite surprised, no? Nagtaka talaga tayo kasi nga po, may rule na po tayo dito as early as 2022, ang OCA Circular Number 162-2022. Alam na alam po natin ito kasi sa mga kaso natin sa BARM at sa mga areas doon sa Cotabato City, palagi po tayo nagpapa-change ng transfer of venue or nagpapa-change ng venue kasi nga sa delikado na mga kalagayan ng mga kaso doon, especially if highly politically motivated yung mga kaso. And the rules require that the petition should be filed in the court itself. And after that, the judge is required to comment on the petition while issuing an order sa mga partidos po para mag-submit din sila ng kanilang comments kung sang-ayon ba sila o against ba sila sa petition for change of venue. Kaya nga, hinintay natin yun na maka-receive tayo ng copy ng petition. Ngayon. And then lahat ito, yung comment ng judge, yung petition, tsaka yung comments ng mga parties, would be transmitted to the Office of the Court Administrator for transmission to the Supreme Court. Eh, dito, sa Second Division siguro, for the Second Division to rule on the matter. Eh, ang nangyari po dito, hindi tayo naka-receive po ng petition. Hindi natin alam officially na may petition palang ganyan. Ni hindi tayo naka-file ng comment dito. Naku, nagago na. Grabe talaga. Hello, magandang hapon po, Kap Elzar. Pambihira, no? Ito na talaga, uso ng bangag ngayon eh. Pag may gagawin siya sa inyo, wala, hindi ka pagsalitain. Hindi o sila nakatanggap ng petition. Anong klase itong gobyernong bangag talaga naman? No? Pati ano? Pati ho, yung Supreme Court ngayon, nambunan na rin ang utak ng pagkabangag. Wow!
Sabi ni Hansa, special operation procedure na, naghago ha, Marcialo ha. Ito matindi ho ito guys ha. Kasi yung, ano, yung akusado, tinanggalan na ho talaga nila ng totally karapatan para sumagot. May legal naman eh, may legal counsel naman eh. Bakit hindi nyo pinadala niya ng petition nang malaman nila kung ano ang sitwasyon at anong dahilan ho ninyo, bakit po ililipat ninyo ang kaso ni Pastor papuntang Quezon City? Putang ina talaga, mikos-mikos to ha. Wala na ba talagang karapatan ang mga inaakusahan ngayon sa Republika ng Pilipinas? Wala na talaga yung tinatawag na presumption of innocence? Wala na eh. Pag akusado ka, tinanggalan ka na ng mga karapatan eh. Bawal ka na pumiyok, bawal ka na lumaban. Dahil akusado ka, ganun na ba talaga ang treatment ng bangag admin? Eh bakit yung convicted sa Senado, animal? No? Yung convicted eh, senador pa, umatin pa ng hearing, pinasahuran pa ng mga Pilipino, ang laya-laya ha. Oh. Pero ito si Pastor Quiboloy, inakusahan pa lang, lahat na lang ng karapatan, tinatanggalan, ginigipit, iniipit. Pero yung unitives, yung may kasong mga korupsyon, naman laya-laya naman sa Senado, nagtatanong. Ang masaklap pa, mayroon pang posisyon sa Senado. Senate President, tama ba, tempore? Jonggoy, ikaw yan? Sana all convicted, may posisyon pa rin, senador pa. Ang tindi ng gobyerno. Ito public interest. Tangan, hindi naman to public interest. Hindi naman si Pastor Quiboloyano, official na gobyerno. Eh, privado nga ho ito. Dapat nga ho, agalangin pa rin natin yung tinatawag na separation of church and state. Wala na, hindi na uso yan sa gobyernong bangag. No? Attorney Tuloy, oh. So anong gawain natin? Mag-file po tayo ng motion for reconsideration because if you will analyze it, there may have been a violation of due process also, no? Mm. Kasi hindi man lang tayo narinig. Baka hindi alam ng Supreme Court na yung dalawang motions nga natin, yung motion na dapat hindi pa na-file sa korte yun kasi may motion for reconsideration pa tayo from the resolution of the Department of Justice dated March 11, 2024 indicting Pastor Apollo Quiboloy. So dapat na-resolve muna yung MR. So nag-motion tayo to suspend proceedings, hindi grinant ni Judge Baguio. Nako, alam mo nakakatakot talaga itong sistema ng gobyerno ngayon. Magandang tanghali, Maribit Makadagat, Emelita Bryant, Tisiro Vision, Hari. Kamuti mo to, magandang tanghali. Itong nangyayari kay Pastor, mukhang mabantag talaga si Pastor eh. Yung walang due process, kahit motion for motion ka ng motion ka, hindi ka pinapakinggan eh. Tingnan mo, marami pa pala silang motion for reconsideration eh. Puta, hindi man lang pinansin. Ano, bulag na ba kayong... Ano ba ang nangyayari sa justice system natin? Bulag na ba kayo? Pagkalaban ng gobyerno, ang kinakasuhan, ay wala na ho. Automatic sa isip ninyo, guilty na, makukonvict na talaga. Hello, Daryl Gatpayat, Rosita Bilin. So, useless. Useless po itong mga preliminary investigation, motion for reconsideration, kasi hindi naman pala ninyo pinapakinggan. Bakit meron pang Supreme Court kung ganun? Puta, ikulong na lang ninyo lahat ng mga inaakusahan ninyo. Magdeklara na lang ho kayo ng martial law nang hindi na mapagod ang mga Pilipino sa inyo. Wala nang due process. Tuloy oh. Nag-motion for reconsideration tayo from the denial kasi 60-day period ang ano nakasaad sa rules niyan, hindi niya gi-grant. So, we had to raise it on certiorari to the Court of Appeals. Kung biased pa si Judge Baguio, di grinant na sana yun. What else? Nag-file din tayo ng motion to quash because we believe that the delay in the preliminary investigation caused by the Department of Justice when it was pending on petition for review
is a clear substantive violation of our client's right to speedy disposition of cases. O dapat nga, basura na ho yun, ha, di ba, attorney? No? Kasi delayed na ho eh, sobra-sobra ng delayed eh, almost 3 years na, binuhay pa ng mga ulol. No? Binuhay pa ng mga ugag. Dapat basura na nga ho, wala na dapat pinag-uusapang kaso ito eh, kay Pastor Kibuloy eh. Delayed na masyado. Ito na ho yung bagong Pilipinas, bagong bangag. Dapat basura na, wala naman dapat kaso na. Si Pastor Kibuloy, wala na dapat pinag-uusapan eh. Kaso nga lang, ito yung plano ho kasi ng mga bangag kay Pastor Kibuloy. Talagang masama ang kanilang plano dito. Tuloy po. So that is a ground for filing a motion to quash, no, by jurisprudence, based on jurisprudence. And na-deny yun. Mamibilin Bautista, salamat sa pakulay. Nag-file tayo ng MR. Denied pa rin. So, mag-file tayo ng petition for certiorari. Kung biased pa si Judge Baguio, sana granted na yun. So, itong mga bagay na ito, hindi alam ng Supreme Court ito. Instead, it proceeded to rule without securing our comment and it relied on the unsubstantiated as well as uncommented claims of Justice Secretary Remulla that local courts are biased. And if you analyze it, this is actually a slight on the part of judges here in Davao City and in effect also an attack on the integrity of the judiciary as a whole as it tends to diminish the trust of the public insofar as the judiciary is concerned just because of petty locational concerns. Yan po ang honest na opinion po natin. Pwede tayong magkamali pero baka hindi lang ito na bring out sa Supreme Court, magpa-file po tayo ng motion for reconsideration. Pero kung hindi, i-face natin yung kaso sa Quezon City pero medyo mas marami kasing gastos talaga ito. Teka lang ha. Kawawa naman o. Ano bang nangyayari sa gobyerno ngayon guys? Wala na talagang karapatan ang mga inakusa na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sabi ni ano, ito, ay babasahin akong komento. Nasaan to? Kaya lang guys. Sabi ni Velia Navalis, no, ayaw tanggapin ang motion ni Pastor nung Judge Baguio. Delaying tactics na yan. Pati justice system natin, mga bangag na din. Sinabi nga ni Tatay Digong, pag bangag ang leader, bangag lahat eh. Pag kawatan ang leader, kawatan din lahat eh. Eh ang punto ko dyan, mga kabisda, hayaan lang ba ito ng taong bayan? Yung ganitong klaseng sistema. Kasi nakakatakot po ang pinag-usapan dito, justice system eh. Kung yung justice system ng ating bansa ay bulok, hindi na sumusunod sa tamang proseso, walang due process, at questionable yung impartiality, ano ang maaasahan ng mga inakusahan ng gobyerno? Lalo na po yung mga anti-Marcos. Lalo na ho yung mga nagki-criticize. So possibly, automatic, kulong ka. Kahit may abogado ka, kahit may magaling kang abogado, kung lulutuin na nila yung kaso at meron ng desisyon ng Malacanang at na-impluwensyahan itong Supreme Court, so nagsayang ka rin ng pira. Dahil hindi ka naman pinapakinggan eh. Lahat ng motion mo, didma. Meron na silang sariling direksyon. Kaya kahit apila ka ng apila, basta sila, ito na ho yung namin, direksyon. Hala ka na dyan. Kasi itong ginawa kay Pastor Kibuloy, hindi naman nagpasintabi eh. Itong Supreme Court na ililipat yung kaso ni Pastor galing sa Davao, papuntang Quezon City. Wala naman silang natanggap na petisyon. Anong meron? Kasi nga, planado na.
Tama nga sinabi ni Pastor, planado na to ng mga animal. Ay, walang sinabi si Pastor animal ha. Ako lang ha. Planado na ito ng mga tropang kukak, tropang bangag. Yun ang nakikita ho natin dito. Sabi ni Daryl Gatpayat, masakit pero yan ang nakikita ko sa Pilipinas. Mawawala at masisira ang kinabukasan, lalo na ang kabataan. Sabi ni Lonely Woman, Abos Bisdak, naiyak kaming mga OFW sa ginawa kay Pierre Arde at sa mga kalyado niya, Silent Marshall Luna, literal na maggagamit at walang utang na loob ang admin ngayon. Sobrang ginagamit nila ang mga Duterte. Ito, haharapin naman daw ng kampo ni Pastor. Ito, tingnan niyo po. Part of the accused. And it may be, it may add a lot of burden on the part of the accused, kasi anim sila yung mga pamilya nila na gusto makapanood doon sa trial, yung mga witnesses namin na kailangan dalahin. Ibig ba sabihin na babayaran po ng Department of Justice yung plane tickets po ng aming mga witnesses kung dalahin namin doon sa Quezon City? Yun po ang hindi siguro nakita po ng Supreme Court, kaya mag-file po kami ng motion for reconsideration. Alam mo, nakakagago talaga ho yung ginawa ngayon ng Supreme Court para sa akin. Di ba ninyo inisip yung sinabi ni attorney na anim sila na akusado, ngayon ho, babiyahe galing Davao papuntang Quezon City para lang sa kasong gawa-gawa lamang? Na kasong nabasura na na dati, binuhay. Puta, ang galing din nyo talaga mambuhay ng patay, no? No? Nalapit na election, baka mabuhay na naman yung mga patay, bubuto. No? Paano yung pamasahe? Paano yung mga kamag-anak doon na gustong manood na tinatrial yung kanilang mga pamilya? Sagot ba ninyo yung pamasahe, balikan? At yung pagkain, sagot ba ninyo? Yung tirahan, sagot ba ninyo? Ang tangin na, wandaya ho ninyo, no? Ngayon, kayo naman may gusto mapunta sa Quezon City itong kaso ni Pastor Kibuloy at nung anim, sagutin nyo lahat ng gastos. Bigyan nyo ng seguridad. Kasi nakasalalay din dito, seguridad guys eh. Mantakin mo, ipapunta ho ng Quezon City, itatravel ang mga yan. Maraming galit kay Pastor Kibuloy. Napopolitika si Pastor Kibuloy ng mga trapolitiko. Sa tingin nyo ho, hindi delikado ang mga buhay ng mga iyan. Delikado yung seguridad. Bakit ba ikompromiso natin yung kaligtasan ng mga iyan? Eh meron namang paraan na hindi makompromise. Pwede naman ipagpatuloy ang kaso sa Davao City kung saan andoon ang mga nagrereklamo. At andoon din yung mga nirereklamo. Puta, anong tawag dyan? Maliwanag, panggigipit na naman ito. Kagaya nito mga kabisdak, matindi talaga itong mga ginagawa kay Pastor Kibuloy, lalo na mainstream media. Alam nyo, pwede naman siguro natin iulat ng tama, mga mainstream media. Tingnan mo ah, naglabas ngayon ng itong Sunstar News. Ang sabi, trusted Kibuloy Ali surrenders 21 firearms. Surrenders? Ang pagkakaalam ko guys, hindi po isinuko. Ang tamang word doon, hindi surrender. Ang tamang word doon ay ipinagkatiwala. Wala naman kasing order na dapat isuko yung mga baril ho, mga baril ng kapitan yata yan, kapitan. Hindi din naman inutos ng korte na isuko ho yan. Ang ginawa ng kampo ni Pastor Kibuloy, lalo na po yung kapitan, dahil meron nga talagang baril, 21, i-collector po yung license niya eh, ay nagkusa ho siya na ipagkatiwala yung baril. Kasi baka ito pa yung magiging dahilan na maglabas ng search warrant itong gobyerno ni Bangag para halughugin lahat ng kabahayan at ng Kingdom of Jesus Christ. So, nag-ano na sila, initiative nila at pinapangalaga.
Hindi po yan inutos ha, na isuko. Dahil wala pong violation naman eh. Nag-comply naman ho sila sa ano, sa batas, tamang proseso. Hindi yan isinuko, ipinagkatiwala lang ho yan ng kampo ni Pastor Kibuloy dahil hindi po sinabi na illegal yan. Hindi yun po illegal. Ang punto lang po dyan, oh, sige, pagkatiwala muna natin itong baril natin kasi baka magamit again sa atin sa KOGC at baka halughugin ang buong Kingdom of Jesus Christ. Hindi po sinurinder ha. Iba po yung sinurinder sa ipinagkatiwala. Yan lang naman o. Kaya ang tindi ng mga panggigibit. O ito, pag-usapan din po natin. Patusok guys! Itong tungkol po sa birada ni Mayor Baste. Diba dun sa Tacloban? May bumanat si Mayor Baste sa kay The Junior, bumanat si Mayor Baste kay Abalos. Dapat umano magpaliwanag kayo kung bakit tinanggal po yung 35 kapulisan, pulis Davao doon patong yung mga yan, maganda naman yung mga track record. Ano bang dahilan? Kaya narito ho ang sagot ng kapulisan. Nasa na ba yun? O, ito, pakinggan natin. Nagpaliwanag na ang Philippine National Police kaugnay ng biglaang pagsibak sa 35 PNP personnel ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa umunoy War on Drugs campaign ng Duterte Administration sa lungsod. Si Mayor Baste naman, kinunti na ang ginawa ng PNP at umasang hindi politika ang punot-dulo nito. Ay, Ma'am Emilita Bryant, maraming salamat sa inyo. Si Paul Montibon, sorry po. Kasunod ng bigla ang pagtanggal sa 35 na PNP personnel sa lungsod ng Davao ay nagpaliwanag ngayon ang PNP sa nasabing issue. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, ang ginawa raw ng pagsibak sa nasabing mga pulis ay para bigyang daan ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagkakapatay ng 7 individual sa ilalim ng isinagawang anti-illegal drugs operation ng Davao LGU noong March 22 hanggang March 26. Ito naman daw ay batay sa pag-aaral at rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. However, in this case po ay yung relief po nitong 35 PNP personnel including the city director po ng Davao City Police Station as well as yung mga station commanders po is based po sa recommendation po ng Regional Internal Affairs Service po ng 11. Kung matatandaan niyo po ay nagkaroon po ng investigation, motu proprio investigation ang Regional IAS po ng 11. That arose doon po sa 7 deaths na naitala po natin mula March 22 to 26 that led the RIAS to conduct its motu proprio investigation. So one of the recommendation po na sinabi po nila ay for the administrative relief po nitong 35 PNP personnel to give way doon po sa ongoing investigation. Giit ng PNP hindi. Teka lang guys ha. Mukhang ang labo ho ng ginawa ng PNP dyan. Kasi ang reason nila, kaya tinanggal daw, nirelieve sa kanilang mga pwesto dahil doon sa war on drugs ni Mayor Baste na mayroong napas lang o mano na pito. Tika, tanong ko po sa inyo, yung 35 ba na mga kapulisan ay kasama doon sa war on drugs operation na yun? Kasi kung hindi lahat kasama yan, dapat hindi mo yan mga yan nirelieve. Dapat yung nirelieve mo lang yung involved na sinasabi ninyo na illegal daw yung nangyayari na inimbestigahan ho ninyo ngayon. O baka naman natakot lang kayo sa Commission on Human Rights. Dahil wala nga naman talaga silang war on drugs. Wala kasing war on drugs ang Marcos Admin. Eh si Mayor Baste, matapang si Mayor Baste, nagdeklara ng war on drugs yung tao sa lugar nila. Nganong yung pagkadeklara ng war on drugs, tuloy-tuloy yung operasyon. Nag-warning si Mayor Baste. Eh, merong napas lang, 7.
So ngayon, ang hindi maganda dito guys, dahil yung hindi kasama sa operasyon, tanggal lahat. Alam niyo po kung sino na sakripisyo dito? Yung mga kredibilidad nila na matagal nang nagserbisyo sa Davao ng maayos, pinaka-safest city ang Davao eh. At mantakin mo, ilan yung pinalit? 2 batalyon yung pinalit? Anong purpose doon? Baka naman ho, tinanggalin nyo yung 35, ang reason lang ninyo, war on drugs. Tapos nagpalit kayo ng 2 batalyon dahil gusto po ninyong hanapin at tutugisin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yun yung nakikita ko. Kasi kung yung 35 lang po ang tinanggal ninyo, dapat 35 lang din po ipalit. 2 batalyon, animal. No. Teka, ano nang ginawa ngayon ang 2 batalyon dyan sa Davao? Nag-war on drugs kayo? War on drugs yung sinabi ni Mayor Basti, ha? Oh. Tuloy nga, oh. Pipagilty ang mga pulis na pansamantalang inalis sa pwesto dahil maari pa rin umapila ang mga ito. Pwede pa rin daw patunayan ng mga sinibak na pulis na wala silang kasalanan at sinunod lang nila ang protocol sa ginawang operasyon. That being said, hindi po ito ibig sabihin na guilty na po itong ating 35 PNP personnel. However, this is not the first time na ginagawa po ito ng RIAS and even the PNP na kapag ka isang pulis po natin ay nai-involve po sa anumang reported illegal activities, may mga infraction, ay inaalis muna po sila pansamantala. Tingnan mo ha, illegal activities daw. Tayo na, no, galing na sa kanilang mga bibig, ah. Illegal activities. Nako, illegal na pala ngayon na sumugpo ng pulburon. No? Nako, illegal na pala ngayon magalit sa mga bangag. Nako, illegal na pala ngayon mag-war on drugs. Anong legal ngayon? Legal na gumamit ng pulburon. Legal na magiging bangag. Ay puta, magiging sumbilat ng mga tao dyan. Sa Davao, sa Pilipinas pala. Paano na yon? Bawal na daw sugpoy ng mga bangag. Sabi ni Isabela Boys, bangag katulad mo. Sakta na naman si Isabela Boys, oh. Tol, may tubig ka dyan, tol. Hindi ka high blood, tol. Minum ka, tol. Baka ma-high blood ka dito, ha. Yan naman, tol, talaga. Bangag daw ako. Sa awa ng Diyos, sabi kasi nila, pag bangag, nakakalimot daw, eh. Si Ida Junior, tanungin mo, bakit siya nakakalimot? Ambot, sabi mo, Isabela Boys. Sabi ni Isabela Boys, may alak ako dito sa bus. Anong ginawa mo sa bus? Nagtagay ka? Hoy, kung nag-drive ka, huwag ka mag-inom. Baka bumangga ka, ha? Naku, bawal mga bangag mag-drive dyan sa ano, ha? Bus, ha? Nag-aralgan pa yan. Kunti na lang. Narco-estates na tayo. O, yan, kasama siya si Isabela Boys. Isabela Boys, maghintay kami kung kailan ka ano, ha, maglakad sa kalsada na walang brief. Isabela Boys, maghintay kami na maglakad ka sa kalsada na magbibilang ka ng star pero sa tanghaling tapat. Isabela Boys. Balitaan mo kami, ha, kung bangag ka na. Andalan nga natin. Uminom ng tubig, ha? Uminom. Doon po sa kanilang posisyon para po bigyan daan po yung ginagawa pong investigation. Ngayon, kung sakasakali po, matatapos po yung investigation na ginagawa po ng RIAS at kung makikita naman po na wala naman po silang kasalanan, ay magandang opportunity po ito sa ating mga kapulisan para makapag-present din po sila ng mga ebidensya na makakapagpatunay na above board po yung ginawa po nilang operation doon sa sinasabi pong mga nagresulta po sa pagkakapatay po ng suspect. At sinasabi naman po nila ay they enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero para kay Davao City Mayor Basti,
Alam mo, nakakatakot itong mga estilo nila eh. Kasi nangyari din yan kay General Bantag. Sinabi na, nire-relieve lang namin, oh. Kasi gusto nang bigyan yung investigasyon tungkol dyan sa Bucor. Tapos later on, in-extend muli yung, ano, yung suspension. Later on, ginasuhan na. Later on, wala na. Ginawa ng wanted. Ginawa na ho nilang ano, talagang masama si General Bantag. Ito yung nangyayari ngayon. Duda, okay, yung mga 35 na kapulisan, hindi ko naman po kayo sinusulsulaan. Ang punto ko dito, mag-ingat kayo, bantayan nyo po yung ginagawa ho ninyo, ang ginagawa sa inyo. Dahil yung nangyari kay Bantag, hindi malayo mangyari sa inyo. 35 yan ah. Nako, pag sinaktan po ninyo itong 35 na kapulisan, hindi po ninyo bibigyan ng due process. Aba, marami pong maghurumentado laban sa inyo. Tuloy, Mayor Basti. Duterte, wala man lang kasing paabiso o preliminaries na ginawa ang PNP na may plano pala silang alisin sa pwesto ang mga pulis. Sabi ng alkalde, dapat ay in charge lamang sa operasyon ang isa ilalim sa investigasyon at hindi ang buong batalyon. May mga ganitong issues. They usually question the one who is in charge, or but not this amount, no. So daghan kayo ang unsa na relieve dayon without, I think, kulang sa preliminaries. Dahil dito personal na umapila si Mayor Basti sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Tingnan mo ah, kulang sa preliminary investigation. Wala na kasing uso sa kanila yung preliminary investigation eh. Kunyari lang mayroong ginagawa, yung pala wala ho talagang proseso. Wala na. Biktima lahat ng mga Pilipino sa bangag-admin na ito patungkol sa due process. Walang uso. Tingnan mo kay Gobernador Edwin, walang due process din eh. Tingnan mo kay Mayor ano, dyan sa Cebu. Oh, walang due process din. Ang dami na. Tinamaan ng justice system na bulok sa ating bansa. Tuloy guys, oh. At maging kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa ginawa ng PNP sa kanilang lungsod. Umaasa si Mayor Basti na walang kinalaman sa politika ang desisyon na ito ng PNP. Nako, meron the yan. The RD has provided a statement, but I would like to hear a comment from the DILG on, you know, like a reason. Just gusto ko or even from the President. Because, as I said, ito kasi na iso, bumalik ito, this happened like, I think a month ago. I declared drugs, but never told anyone, I never ordered anybody from the police to do anything. It was a declaration coming from me, and I said, kung may papatay ako yun, kung may namatay ako yan. So, and they still... I do not know, but you know, we can behave like children and pretend that this is not politically motivated. Wala nga raw nakikitang irregularidad sa mga operasyon. Teka lang, oh. Alam mo, believe ako kay Mayor Basti, kasi nga, same with Tatay Digong, na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang mga tauhan. Hindi niya pinapabayaan. Kaya itong mga Duterte, minahal talaga ito ng kanyang mga constituent at kanyang mga followers. Kasi hindi nila pinapabayaan. Kagaya yung sinabi ni Tatay Digong sa war on drugs niya. Huwag ninyong subukan, masisira ang buhay ninyo. My God, I hate drugs. Ganun yan eh. Pero never po inuutos ni Tatay Digong sa mga kapulisan na ganito ang gawin ninyo. Never po nagkaroon ng memo si Tatay Digong or executive order na ito yung gagawin ninyo, pagpapaslangin nyo ang mga bangag. Walang ganun.
Same kay Mayor Basti. Nagdeklara naman siya ng war on drugs naman talaga. Hindi naman niya sinabi na iutos ko sa kapulisan na paslangin itong bangag na Isabela Boys. Walang ganon. Hindi naman niya inutos na ganon. Basta sinabi niya, layas kayo dito. Pag hindi kayo nakikinig sa akin, ayaw niyong lumayas, patay talaga kayo sa akin. Pero hindi niya sinabi na gawin ninyo ito, mga kapulisan. Ito yung gawin ninyo. Walang ganon. Anong problema doon sa mga kapulisan? Bakit nyo ginaganyan sila? Kasi nga may incidenting ano, na napas lang. War on drugs nga ho eh. Gira kontra droga. Paano po kung manlaban ang mga yan? Eh kung kakasaya ng rel ba? Buta hayaan na lang pala natin matamaan yung mga kapulisan. At sila, mas gustuin pala natin na yung kapulisan makikita natin sa St. Peter. Oh, ganun na lang pala talaga tayo. Mga admin, merong mga kapulisan hanggang ipagtanggol ang ating bayan, ipagtanggol ang mga mamamayan laban sa mga bangag, ay dapat pala sila po yung kukuha ng plan sa St. Peter. Kailangan pala yung bangag buhay. Dapat yung St. Peter hindi para sa bangag. Dapat pala yung St. Peter para sa kapulisan ay nagago. Oh. Bubuhay natin yung ano pala, masasama. Yung mga mabubuti, ilagay sa... sarap no, tampalin ng baligtaran, oh. Saan yung logic ng Marcos admin? Kung sino yung gustong magserbisyo sa bayan, gagawa ng kabutihan, yun yung iniipit, yun yung ginigipit. Anong klaseng administrasyon ito? Eh kung ganun, wala nang mga makikita tayong matitinong mga kapulisan under bangag admin. Nagagawa ng kabutihan para sa bayan kasi nga kakasuhan ka eh. Tatanggalin ka sa serbisyo. Anong utak to? Utak bangag. Malala na to. O, tuloy o. Rason ng PNP sa lungsod si Mayor Baste dahil matagal na niyang kilala at katuwang sa pagsugpo ng kriminalidad at iligal na droga ang mga silibak na pulis. Sa katunayan, malaki ang ibinaba ng crime rate sa lungsod dahil na rin sa mas pinaigting na partisipasyon ng mga kapulisan sa mga komunidad na sakop nito. Bagay na dapat itong ipaliwanag ng mga kinauukulan. Would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen that they are questioning. You know, they have good track records and they have served the people of Davao since they became policemen. Unang-una po ay nirerespeto po natin yung naging pahayag po ni Mayor Duterte po at naglabas na rin naman po ng statement po yung Regional Director po ng Police Regional Office 11 at unang-una ay nagpapasalamat po sila sa acknowledgement na sinabi po ng ating kagalang-galang na mayor na nakikita niya yung efforts ng ating mga kapulisan, mababa po yung crime sa kanila at yun po ay ipinagpapasalamat po. In fact, doon po sa nilabas na statement po ni Ardi ay nirecognize po nila yung suporta at assistance po ng local government units po ng Davao na lagi po nilang nakakatuwang to sa pagme-maintain po ng peace and order dyan po sa Davao region. However, ang sabi nga po ni Regional Director po ay kung sakasakali nga po na magkakaroon po ng findings na wala naman po silang nilabag na any existing protocol, particularly yung police operational procedure po natin, ay maaari naman po silang ibalik doon sa kanilang original assignments and position or to any other position commensurate to their qualifications po. We just have to wait. But like I said, it's an extraordinary move coming from the police by themselves, no, to do this to their own personnel. Sa huli, bumwelta pa si Mayor Baste sa administrasyon at sinabing ituon na lang nito ang pansin sa mga naglalakihang usapin at problema ng bansa kaysa tutukan ang Davao City. Kung yun yung issue nila, they're angling it na kanyang mga police na to nang hilabot o mga tao kay tungod they were defending themselves ng any operation against people involved in illegal drugs.
then siguro tanaw na ako, it's not worth, you know, like the time and resources of the PNP to look into this, because there are a lot of problems in the Philippines. Nagan kita problema sa Pilipinas nga pwede ninyo i-address, and you know the police or the PNP can focus on. Okay, alam niyo mga kabistak, tablado sila dito kay Mayor Basay, kasi nga oo nang oo nga naman, no. Ang Davao kasi bumaba yung crime incident. Tapos itong mga kapulisan na pinagtatanggal ay maganda yung track record. Tapos bigla mo na lang tanggalin. I-relieve sa mga pwesto na walang tamang proseso. Ako, yung sinabi ni Mayor Basti na sana hindi ito politika. Puta, politika na ho ito eh. Pinupolitika itong mga kapulisan. Kasi ganito ho kasi. Ito sarili kong opinion na walang kinalaman si Mayor Basti dito bilang isang political blogger. Ang nakikita ko talaga dito, guys, nag-a-attempt ngayon ang Marcos admin na kontrolin, no? Ulitin ko ha, na kontrolin ang Davao City. Kasi meron silang gustong mangyari. Kaya ang ginawa, siyempre, simple lang naman ho, paano ba pilayan yung isang mayor na pinagkatiwalaan ng maraming constituent diyan sa Davao, no? Eh siyempre, tanggalan kita ng puwersa. Tanggalan kita ng mga kapulisan. Yan yung una kong gawin. Kasi yung kapulisan yung una mong ano diyan eh, magtatanggol sa iyo. Seguridad kapulisan. Ito yung ano ko. Ito yung nakikita ko. Teka lang, baka sabi ni Kukak at ni Tambaloslos. Teka lang, paano pa magiging mayor itong si Nograles? No. Paano ba magiging mayor itong si sino ba yung ano, galit sa Isiminay na si Panay English, no? Sino ba 'yun? Si pangalan 'yun, si Migs, ayan si Migs. Kasi gusto nilang magiging mayor si Nograles. Paano ba natin mapanalo ito? Eh si Basti, pumapalag eh. Masyadong malakas si Basti. Ito lang sa akin lang ah. O sige, pilayan nga natin si Basti. Anapa natin ang butas. Tanggalan muna natin kapulisan. Yan muna. Tika, si Pastor Kibuloy ah. Ang sinabi pa naman ng Kanu eh. Kailangan mahuli si Pastor Kibuloy. Dahil dali namin sa Amerika, paano mahuhuli? Yung mga kapulisan sa Davao eh. Eh, sanggang dikit ng mga Duterte at si Pastor Kibuloy, ganun ng mga Duterte. Paano gagalaw yung mga yan? Teka, alisin natin sila para si Pastor Kibuloy mahanap na. Tanggalin ng isang batalyon, palitan ng dalawang batalyon, ay nagago. No. Yun ang nakikita ko ha. Nang gusto nilang mangyari, kukontrolin ang Davao City. Ngayon ang tanong. Ito yung malaking tanong dyan. Kahit tanggalin ho ni Bangag, no? Ni Kukak, ang lahat ng kapulisan dyan sa Davao na loyal sa mga Duterte. Palitan nyo na, mga Bangag yung palit nyo. Papayag kaya? O, ito tayo ngayon dyan. Papayag kaya ang mga taga Davao na kontrolin ng Bangag admin ang Davao City? Yan ang tanong ko. Nasa taga Davao ang sagot niyan, dahil ang nakikita ko, puta, lalaban ang mga yan. Kakain yan ng walang suka-suka. Kakainin kayo ng walang usap-usap. Sa Tagalog, kakainin kayo ng hindi inunguya, kundi lulununukin na diretso. Sabi ni Arrogant Sir, wala naman magagawa ang tao dito. Huwag kayong pumaya kung wala kayong nawala kayong magagawa. Kailangan gumawa kayo. Taga Davao,
Ipaglaban ninyo ang inyong mga karapatan dyan. Huwag po kayong magpakontrol sa mga bangag. Pinaglalaban kayo ng mga Duterte sa matagal na panahon. Matagal pong gulo ang Dabao. Pumasok yung mga Duterte, umayos. Umasinso, huwag kayong pumayag. Napapasok yung tropa ni bangag. No? Huwag, lumabang kayo. Nako, kung ako taga Dabao, labanan na. Maglagay na ako ng gusto ko. I-declare na ng persona ng grata yung mga bangag. Eh. Alam nyo po ba ganito? Ha? Hindi ko po ito sinasabi sa inyo. Tingnan lang, bago tayo pupunta sa isang pag-uusapan natin. Merong ano sa Indonesia. Rosario Borsat, maraming salamat sa pakulay. Ganito ho ah. Sa Indonesia, correct me if I am wrong, kasi kwininto sa akin ng Pilipinong nasa Indonesia, pero Indonesian citizen ho siya ngayon. Meron daw lugar doon sa kanila, nagalit ho sila. Nagalit yung mga tao sa ano, sa isang senador. Senador po, galit sila sa senador. Hindi naman sa presidente. Senador ho. Ngayon, ang ginawa ho ng mga tao doon ay diniklara nilang persona ng grata. Hindi yung siyudad na, hindi galing sa siyudad parang protesta. Kundi, galing sa mga tao mismo, sa residente. Na yung senador na yon, bawal pumunta sa kanilang lugar. Kahit hindi po inutos ng official na pamahalaan lokal na persona ng grata, ang nag-initiative po ang buong mga ano, residente. Nagpakalat sila ng maraming mukha. Parang ginawa nilang wanted yung mambabatas eh. No? Parang ginawa nilang wanted yung mambabatas. Binabi, bawal. Kunyari, Hunti virus. Bawal ka umapak dito sa Dabao. Galing sa lahat ng peoples of Dabao. Tinanggal nila, tapos inadvertise pa nila sa television. Wala, di talaga nakaapak yung mambabatas eh. Pwede rin gawin nila yan sa presidente. Gawin nyo yan. Huwag kayong bumayag. Mga taga Dabao, gawin paskil yung mga mukha ni bangag dyan. Bawal umapak sa Dabao. Nang magkalaman, sino ba talaga ang makapangyarihan? Anyway, pag-usapan po natin itong mga trapolitiko. Naisip ko lang naman ho yun. Kasi may nagkwento kasi sa akin. Malay natin. Magalit yung mga taga-Dabao kay bangag, kay Tambaluslos, di na makaapak. Ito mga trapolitiko, nagsialisan po sa PDP ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami po ito, sa isinta ho ito. Alam na natin saan lilipat, sa trupang bangag. Panoorin po natin ang pakinggan. Pakinggan po natin ang balitang ito. Iwan ko saan magsilipatan yung mga tropang bangag. Ito po, pakinggan natin. Cebu Governor Gwen Garcia and over 60 local officials from Negros Occidental resigned from PDP Laban, the party of former President Rodrigo Duterte. 60 local government officials from Negros Occidental have resigned as members of PDP, the former ruling party. According to its provincial chairman, Mayor Alfredo Benitez, the officials tendered their mass resignation from the political party on Saturday. Speaking about this resignation, Benitez said, and I quote, "As PDP members, we were not even invited to gatherings and meetings. What do you expect? It's not as if we did not heed their call." End of quote. But it's not just them. Cebu Governor Gwen Garcia also resigned from the political party, citing political differences and irreconcilable conflict with other members. Garcia submitted her resignation letter to PDP Laban's President, Palawan Representative Jose Alvarez. Ay sinta, 16 na taga Negros ang nag-resign. Mag-resign na kayo, mga trapo kayo, di namin kayo kailangan. Di kaila kailangan ni Tatay Digong. At kasama na dito si Gwen Garcia, Cebu City.
gusto yan, ah. Saan kayo lilipat, ma'am? Alam na namin, sa tropang Tambaluslos. Sa tropang Tambangag. Anyway, hindi naman kayo pipigilan din ni Tatay Digong. Kasi karapatan naman ninyo. Si Tatay Digong ho kasi, kahit sabi niya, kahit mag-isa na lang ho siya sa PDP, utang ina, walang problema ho yan. Dahil gagana naman ang PDP kahit siya lang mag-isa, dahil napatunayan naman yan ni Tatay Digong. Bakit ho ba yung tumakbo si Tatay Digong sa pagka-presidente, wala naman siyang kakampi? No, wala naman mga politiko na nandoon sa PDP laban, eh. Wala, as in. Oh. Ngayon pa kaya na napatunayan na ho ni Tatay Digong yung kanyang liderato. Napatunayan na po ng mga Duterte ang kanilang malasakit, tapang at malasakit. Walang problema yan. Tama yung sinasabi mo, arrogant ka. Grabe naman, ma'am, yung pangalan mo. Ma'am, arrogant ka. May kasama pang contusion mark. Galit na galit. Tao ang importante. Tao naman talagang importante. Kasi ilan lang ba yung mga politiko dyan? 60 nga lang ho eh. Kasama si Gwen Garcia. Alis kayo, walang problema eh. Ang may iwan, yun yung may prinsipyo. Ang maiiwan, yun yung kay Tatay Digong. Kasi ho ako, kung ako po'y naniniwala kay Tatay Digong, ako po'y naniniwala sa dati kong partido na yung kanyang liderato ay para sa bayan, bakit po ako aalis dyan? At bakit po ako iiwanan ko yung isang Duterte na naghulma sa akin sa politiko, sa politika? Hindi naman siguro ako makilala kung walang Duterte that time. Wala naman ho siguro akong kapangyarihan ngayon kung hindi ako dumikit sa mga Duterte. Yan ang tawag dun, utang na loob. Pero itong si Gwen Garcia, alam naman ho natin, Pulawan ho ito. Nandyan si Frasco sa kay ano eh, DO, Department of Tourism eh. Kasi ano nga yan, controversial eh, anak niya. Ako para sa akin, so be it. Kung ayaw niyo po kaya no, sa PDP, sige, hanap kayo ng malipatan ninyo. Kasi sa gobyernong ito, pag hindi ka kakampi, wala kang proyekto, wala kang budget. Pag hindi ka sasama sa agos nila, wala kang budget. Kaya ang resulta, sama-sama silang mga bangag-bangagan. Sama-sama silang kalabanin ng mga Duterte. Ang awkward kasi ganito. Noon, kakampi ka ng mga Duterte. So ngayon, aalis ka sa mga Duterte dahil kalabanin mo ang mga Duterte. Pupunta ka doon sa kampo ng iba na yung kampo rin na pinuntahan mo, iyon yung mga natulungan ng mga Duterte. Yung kampo na lilipatan mo, ang tawag sa kanila mga traidor, walang utang na loob. Mga ahas. Na ngayon, ginigipit, inaapi ang mga Duterte. Dinidemolish. Doon ka pupunta. Oh. Yun yung awkward dyan. Eh kung aalis ka lang siguro at hindi ka pupunta sa partido ng galit kay Tatay Digong, mukhang maintindihan pa namin yan. Maintindihan pa ng maraming Pilipino yan. Eh kung aalis ka sa PDP dahil gusto mo sumama sa mga galit kay Tatay Digong, ay puta, ang tawag sa inyo, trap politiko. Hello, Marian Julian. Maraming salamat sa inyong pakulay. Oy, magandang tanghali po sa inyo. Black Mamba. Wala namang problema ho, kasi meron namang hakbang maisog. May mga koalisyon naman si Tatay Digong. Yung hakbang ng pagbabago, pinapalakas naman ni Tatay Digong, regional. Mindanao lang ho yung hakbang ng pagbabago eh. Local party, walang problema yan. Ang tao na lang ho ang mag-ano yan, magusga. Okay, napag-usapan po natin yung hakbang maisog. Meron pong ano, meron pong suhestyon si Attorney Salpanilo sa organizer ng hakbang maisog
sana ay pakinggan nyo po ito at ituring nyo po ang constructive criticism. Yung mga vlogger ho, na baka gawin nyo naman ang issue ito, na sa demokrasyang bansa ho tayo, meron po tayong karapatan na punain kung ano dapat yung ipuna. Hindi ibig sabihin, pinuna mo yung maisog, ay kalaban ka na ng maisog. Ang tawag doon, constructive criticism. Para mapa-improve pa yung ginagawa ng naturang coalition or movement. Dahil nga, ang dala naman nila ay Duterte, o siyempre, chairman ng maisog si Tatay Digong, eh siyempre may nakakapuna. Na nagmamahal din kay Tatay Digong na ang nakikita nila ay ito may problema, sana ha, huwag ko po kayong magalit. Dahil hindi ibig sabihin na ikaw ay meron kang observation or meron kang suggestion ay kalaban ka ng akbang maisog. Bakit ka bakit may suggestion ka? Kasi gusto mong maayos ang takbo ng maisog. Bakit meron kang observation? Kasi gusto mong maiayos. Pakinggan po natin si Attorney Sal Panilo, na alam ko tayong mga DDS, ito rin po ang gusto. Lalo na sa mga political vlogger. Pakinggan niyo po si Attorney Sal Panilo. Attorney Sal, paniwala ba itong wala daw political intervention ang pagpigil sa maisog rally sa Tacloban at maging sa mga huling inorganisa? Well, yung allegation na yon, kung titignan mo yung record at may totoo nga sinasabi, o di ka panipaniwala. Pero hindi nga ba nag-apply ng permit? Siguro kasi mag-apply kami, tatanggihan nyo lang. But you know, ang advice ko palagi sa kanila, mag-apply kayo. Kasi para may basis tayo na mag-file ng kaso sa hukuman. Kasi okay, ah. Actually, Attorney Sal, nag-apply naman talaga ng permit, Attorney Sal. Tapos, nagpa-follow up. Actually, April pa ho, tinatrabaho na nila eh. Nagpa-follow up, talagang hindi binibigyan, tinatanggihan. Pero tama naman si Attorney Sal, sa susunod na akbang maisog, mag-secure pa rin kayo ng permit gaya ng ginawa ng Tacloban para may basihan. Kunyari, hindi pagbigyan ng permit. Ano bang basihan mo? Bakit hindi ka pinagbigyan ng permit? Kasi kumuha kami ng permit eh. Nagpa-follow up kami ng pa-follow up, walang nagre-response eh. Walang sumasagot. Kaya ang ginawa ho na lang namin, sa Freedom Park na lang ho kami, nagbibigay na lang kami ng notice, nagagamit kami dyan. Parang yung punto ng organizer doon. Tuloy, Attorney Salo. 7 days, di mo inaksyonan yan, tutuloy kami. Correct. Kung tinanggihan mo naman, takbo na kagin kami sa korte. Kaya wala nga coordination eh. Yung, di ba sabi ko kapon, yung organizer sabi nyo, canceled because of the storm. Presidente Duterte siguro, minis-inform nyo rin. Tingnan mo ha. Galing na ho mismo kay Attorney Sal Panilo na walang koordinasyon. Nakbang maisog, sana po i-ano nyo to na itong suggestion, itong pagpuna ni Attorney Sal Panilo makatulong sa atin. Huwag nyong isipin na kumukontra. Huwag nyong isipin pinapabagsak. Hoy sila, maraming salamat po sa inyong pakulay. Yun yung puna eh. Walang koordinasyon. Kasi baka nga si Tatay Digong na misinform ninyo eh. Yan ang tingin ni Attorney Sal Panilo ha. Hindi na yan galing sa akin ha. Baka sasabi, galit na naman kayo. Ito ha, sinabi ni Attorney Sal Panilo. Na magkaroon ng koordinasyon. Baka ho, nakita talaga ni Attorney Sal Panilo ay walang nangyayaring koordinasyon. Hello po, Remia Pasiti, magandang tanghali ho sa inyo. Ito nakita ni Attorney Sal. So, huwag nating isipin na galit, no? Tayo dahil napupuna natin. No. Sino ba yung DDS na sirain mo yung maisog na chairman si Tatay Digong dyan? Si Raulo na talaga ang DDS na yan. Walang political vlogger na ganun. Lalo na ho kami, nakikipaglaban ho kami doon. Buhis-buhay po, anytime, pwede po kaming mapaslang doon eh. Anytime, pwede kaming tirahin. Muntikan na nga ho ako doon eh, di ba? Mabugbog. Kaya, wag na ho sana nating isipin na yung mga pumumupuna ay
sinisira ang maisog. Ito, walang koordinasyon. Baka na misinform ninyo si Presidente Duterte. Kasi si Tatay Digong, hindi naman yung gumagalaw sa baba eh. Naghihintay lang si Tatay Digong yan. Kung anong mangyayari. Kung anong sabihin nila dyan sa baba, yun na lang ang makarating kay Tatay Digong. Eh kung na-misinform ha, walang coordination, o anong mangyayari sa ipinaglalaban natin sa maisog, bagka problema. Diba, Tony Sal, tuloy po natin o. Oh. Sabi niya, maraming pagtigil lang ginawa. Although doon sa party ng biyahe, eh ako, naranasan ko talaga, hindi ako makakuha ng ticket. Wala, canceled. Wala nang... But if it was to push through, would you have traveled by land? Kasi marami sa mga supporters, they traveled by land. Palagay ko, ako hindi. Kasi parang waste of time yon. Kasi sa harap na marami akong gagawin, ilang oras bang biyahe papunta ron? Sure. Actually, ako sa totoo lang, ha, yung ticket talaga, Atty. Sal. Talagang sinadya yun. Para sa akin, ha, talagang sinadya yun, Atty. Sal, na mahalin ang ticket kasi after ng schedule ng hakbang maisog, nagmura eh. Nagmura yung ticket eh. Naglalaro na lang sa 6,000 eh. Pero before hakbang maisog schedule, ay umabot ng 20,000 to 26,000 eh. Ganun po yung nangyayari, Atty. Sal eh. Kaya kami, dumiskarte kami, yung mga ibang political blogger na gustong makatulong mag-cover, dumiskarte kasi mahal nga naman papunta by land. Ako, ako, by land din, pamamagay aeroplano muna, papunta Cebu, tapos pagdating ng Cebu to Ormoc, nagdagat ako. Air nga eh, air, land, at sea, yung tinahak ko dyan eh, bago makarating ng ano eh, ng Tacloban eh. Eh, kung tanga siguro akong tao, bakit ba ako magsasakripisyo sa travel na yan, wala naman ako mapala. Kung for the views lang ako, hindi na sana ako isusuga yung buhay ko dyan. Tapos pagdating doon sa dagat, alam mo ba, inabutan kami doon ng bagyo. Ang bagyo kasi 24, hindi 25, hindi 26. Tumama yung bagyo, 24. Nasa laot po mismo yung bagyo. Nabutan ako, guys. 24 ho yun. Nasadya talaga nila yan. Kami, nagsisikap kami para maihatid sa inyo yung mga kaganapan, kung nangyayari. Double effort kami kasi pagdating ng Ormoc, aandar pa kami papuntang Tacloban. Mahirap po yung ginawa namin, yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi biro. Delikado. Kahit sa biyahe, delikado. Yung seguridad namin, delikado. Ganun po kahirap. Kaya pasalamatan na lang natin yung mga vlogger na nagsakripisyo. Dahil alam ko, yung mga yan, hindi yan pumunta doon para for the views. Pumunta po ang mga yan para maghatid sa inyo ng balita at kung ano-ano nangyayari. Yung pakulay, that's normal. Kasi, di naman siguro tayo tanga dito lahat eh. Na magla-live ka, walang pakulay, normal ho yan, given ho yan eh. Pero suportahan na lang ho natin iyong mga political vlogger. Ako nga, nagkaubo-ubo pa ako hanggang ngayon, di pa matanggal-tanggal. Kasi nga, maulan kasi yung pagpunta ko. Tapos biglang uminit kinabukasan. Di init ako galing, tapos pagdating bagyo, naulanan ako kinabukasan, uminit na naman. Ano yan ang parang yung klima. Hindi naman ako sinisisi ko na dahil sa maisog, ay nagkasipon ako, nagkaubo. Part yan ng sakripisyo. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin nagpa-importante ako doon. Yan ay galing sa puso ko. So ngayon, nagbigay lang kami ng obserbasyon dahil yun ang nakita namin. Pero it doesn't mean na galit kami sa maisog, no? Na pa-importante kami, no? Kagaya to ni Atty. Sal Panilo, sinabi niya, walang koordinasyon. Kasi ang presidente, si Tatay Digong, baka nga na misinformation, na mali pa ng impormasyon ng bigay. O ito pa, pakinggan po ninyo, mas gusto niyo po ang sunod. Kalating araw, dami kong pwedeng gawin doon. Kailangan talaga ba iyan? Pero marami sa ating mga kababayan, Atty. Sal, nagdududa na because yung sa mga naglalakihang truck na humarang,
doon sa venue. Eh, may heavy equipment show daw. Eh. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko, tingnan mo record kung meron nga. Of course, madali niya lang i-manipulate ang record. Mm-hmm. Pero ganun pa man, basta gusto niyo mag-rally, tuloy niyo. Kaya walang permit, kaya wala tuloy-tuloy ang alam niyo. Kailangan i-assert ninyo ang inyong freedom. Ayan ha. Ayan yung gusto ko, guys. Ayan yung gusto ko. Ito yung gusto kong suwestiyon, payo ni Attorney Salpanilo sa hakbang Maisog organizer. Ayan ba? Tingnan nyo. Ang sabi ni Attorney Salpanilo, kahit may permit ka man o wala, ituloy nyo yan. Exercise nyo yung freedom of expression nyo, freedom of speech. Ayan! Ayan ho! Yan lang naman ang dapat na mangyayari. Isugan pa natin. Isugan ang isugan kasi maisog eh. Ako tama yung sinabi mo na Attorney Sal. Kasi paano natin malalaman na maisog tayo kung aatraso tayo? No? Tuloy! Laban! Para sa bayan. Kasi nandiyan na tayo eh. Narinig nyo? May permit man o wala, ituloy nyo yan. Huwag kayong magpapigil. Tapangan nyo kung ano po yung nasa isip ninyo. Kami mga political vlogger, magko-cover lang naman dyan. Laban! Ganun lang! Laban, walang atrasan, animal o! Oh. Ito lang ho yan! Ito yung ano natin, ito yung punto ko dito na isugan pa, kargahan pa ng maisog. Kargahan nyo pa, huwag matakot. Huwag matakot ho. Sabi ni Kenneth, walang koordinasyon ng organizer. Si Attorney Salpanilo na nagsabi niyan. Hindi ako nagsabi diyan, ha? Hindi ako nagsabi diyan, baka nagagalit na naman sa akin, ho. Attorney Salpanilo yan, ha? Ano po na ho siguro ni Attorney Sal din talaga. Nakikita mo naman din. Tuloy! Walang atrasan! Laban kong laban! Ganun lang! Laban kong laban! Kasi ito po yung ano, ito po yung tunay. No? Hoy, sa mga comment section, well, hindi po ako bumanat ha. Princess Limi, umayos ka ng comment mo, wala akong binanatan dito. Ako, nakiusap ako sa mga nasa comment section. Lawakan yung pag-unawa kasi kayo nagpapagulo. Wala akong binabanatan dito. Kumukomento lang ho ako kay Attorney Salpanilo. Ito yung nakikita. Tanggapin kasi natin. Tatangan nyo naman eh. Tanggasin kasi natin. Yan, liwanag ko. Huwag na tayong gumawa ng issue dyan. Tsaka wala kaming kalaban. Hindi namin binabanatan yung mga bumabanat sa amin. Gusto mo banatan namin? Wala kaming binabanatan dito. Kumukomment lang kami dito kay Attorney Salpanilo. Nagpaubaya na nga ho kami eh. Inayaan na po kaming durugin kami. Hindi na nga kami sumasagot eh. Hindi nyo kasi matanggap ito, sinasabi. Okay nga? Yan tayo eh. Kayong mga nasa comment section, nagpapagulo kayo, umahuminahon kayo. Ikaw, Princess Limi, tumahimik ka na lang kung wala kang magandang iku-comment. You need to accept this. Tanggapin mo yung sinabi ng isang abogado na mayroon talagang hindi maganda na nangyayari. Putay na! Bakit natin yan yun? Itanggi, Diyos ko, ito na nga, abogado na nga yung nagpuna eh. Tatay Digong na, Attorney Salpanilo na nga ho yan. Bakit ikukunik pa ninyo yung komentary ko dun sa mga puon ninyo? Tis Alubira Yap, maraming salamat sa pakulay. Huwag nyong ikunik. Kasi pag ikunukunik ninyo, ay lalo po yan, magsusumbong kayo at lalong magkagulo. Maraming salamat, Tis Alubira Yap. Ikaw, Princess Limi, umayos ka kahit hindi ko mga kalaban yung mga bumabanat sa akin. Kasi kung tinuri ko silang mga kalaban, ay puta, yung pagdurog pa nila sa akin ay tinira ko na sila. Yung banat nila sa akin na baon ng baon, simula ilang araw hanggang ngayon, bumabanat sila sa akin, hindi ko yan pinapakinggan.
Sus ko, Ginoo ka man. Hindi kita kailangan. Ang nagpapagulo ka lang dito. Alam mo, hindi mo maintindihan. Ako, commentary channel ako. Nagko-comment ako dito kay Attorney Salpanilo. Bakit ba kayo gumagawa ng issue para mag-away-away ang mga DDS? Huwag nyo pong pag-awayin. No, huwag nyo po kayong, huwag po kayong gumawa ng mga komentong nakasira. Ako, nagko-comment ako, ito, hindi para doon sa mga balager na bumabanat sa akin. Nagko-comment ako base sa sinasabi ni Attorney Salpanilo patungkol sa hakbang maisog. Na which is, yan din yung nakikita ko. Nagkatugma kami ni Attorney Salpanilo eh. O, anong gagawin natin dyan? Hindi naman kami nag-usap ni Attorney Salpanilo. Yan lang ang nakikita ko kay Attorney Salpanilo. Koordinasyon. Ganun lang. Koordinasyon, tanggapin natin yan. Kasi yun din ang nakikita namin. Kulang sa koordinasyon. Which is, kailangan tanggapin natin. Sinabi ko na nga sa una pa eh. Ay, magagalit na naman kayo sa akin. Ang akin dito ho, ay pinapakita natin kung ano ang nangyayari. We need to accept. Huwag tayong gumaya sa mga bangag supporters. Huwag tayong gumaya sa mga ensaymada balagers na putangin na yung commentary namin. Ginagawa ninyong ano, content eh. Eh kami, yung nagko-comment kami dito, hindi naman yung content ninyo, kinukomentuhan namin eh. Ang kinukomentuhan namin, itong pinagsasabi ni Attorney Salpanilo, ni minsan, hindi kami bumabanat sa mga puon ninyo dito. Ni minsan eh, hindi kami nagiging bastos sa kanila. Bakit bawal ba kami magsalita dito patungkol sa aming naramdaman? Ito ang tunay na sinabi ni Attorney Salpanilo. Now, which is yun din ang nakikita namin dahil nandun kami. Kulang sa coordination. Ang sabi ka nga ho ni Attorney Salpanilo, baka na-misinform pa nga si Tatay Digong. At sabi pa nga ni Attorney Salpanilo, ay putsa, kung wala kayong permit, meron kayong permit, ituloy ninyo yung laban, ituloy ninyo yung rally. Kasi nga, bakit nasabi ni Attorney Salpanilo? Kasi nga, si Attorney Salpanilo ay veteranong aktivista yan panahon ni Marcos. 12 yata silang abogado, guys eh. 12 silang abogado, bagong abogado. Nagbumanat sila. Wala po talagang permit-permit ang mga yan. Maniwala kayo sa akin. Kung mahal ninyo ang bayan, yung ipinaglalaban ninyo ay tunay at walang halong biro, walang halong kaba, tunay na makaisog. Puta! Walang permit-permit, bumabanat ang mga yan. Ah, ito, pakinggan mo, Attorney Salpanilo. Ito. Hindi po pwedeng basta tatahimik tayo na. Correct. Pero huwag naman kayong, huwag din kayong crybaby. Maging creative kayo. Hindi yung konting ano lang. O, mas matindi pa nga yung sinabi ni Attorney Salpanilo dyan eh. No? Oh, huwag naman kayong masyadong crybaby. Maging creative kayo. Sinabi nga na, ako wala akong sinabi na crybaby ha. Attorney Salpanilo, huwag naman masyado kayong crybaby dyan. Maging creative kayo, yun na nga yung sinabi ko sa inyo. Na, yung, ito organizer yung pinatamaan niya dito ha, hindi po yung mga vlogger organizer. Kasme, maraming salamat sa inyong pakulay. Alam nyo, tanggapin natin yan. Ito nga si Attorney Salpanilo, nakikita eh. Huwag mong iiyakin. Magiging creative, discarte ba? Huwag lang magre-rely sa isang plan. Plan A, plan B, plan C, plan D. Yun yung punto dyan ni Attorney Salpanilo. Kasi kung lagi nang gaon-ganon na lang talaga, ang nakakatakot dyan kasi, sino na lang ang maniniwala? No, sino na lang ang maniniwala sa susunod na pagpapatawag ng rally? Meron tayong hakbang maisog. Kasi, whether you like it or not, this is the reality. Magkakaroon ng doubt yung iba. Matutuloy kaya? Ay, baka mangyari na naman yan na hindi matutuloy. Ganun yung ano eh. Ganun yung makikita ng tao. Kahit ako, this is my own personal opinion na ay hakbang maisog na naman. Di ba kaya mangyayari na naman yung nangyayari sa Bulacan, nangyayari sa Tacloban? Di ba kaya mawawalang ano lang na naman, mawawalang saysay na naman? Yun yung punto ni Attorney Salpanilo. Maging creative tayo. Oh. Yan lang naman ang nakikita. Kasi kung crybaby daw tayo, iyakin tayo, walang mangyayari. Oh. No? Yan lang naman yan ang napunaan ni Attorney. Ito pa, isa pa. Ito, tuloy. Ah! Mm-hmm. Eh,
tuloy. Tingnan niyo yung ginawa namin. Ito, during pakinggan nyo. The 70s, eh para kaming mga siraulo ng mga aktivista. Bata pa kami. Tapos namamalimbus pa kami sa mga motorista. Para sa mga parali namin. Talagang kung titingnan mo yung tingin sa amin, tao, naglilid sa amin. But, kita mo, tinuloy namin yan. Wala. Anong rally, anong permit-permit. Tuloy-tuloy. O, tingnan mo. Lumawak na lumawak hanggang we ousted. Tingnan mo. Former president. Oh, alam niyo po, hakbang maisog, mas maganda siguro kunin ninyong adviser si Atty. Sal Panilo para sa akin lang. Kasi malaki ang papel nito kung paano nila pinatalsik si Marcos Sr. Promise. Ako lang sa akin lang, ha? Hakbang maisog, anuhin niyo si Atty. Sal Panilo, kunin yung adviser, huwag kayong mahiya. Approach niyo ito. Ay, nasikat na lang. Di naman sila napigilan, eh. Oh, ano ba yun? Marcelo pa yun, ha? Marcelo, ha? Oh. Marcelo pa yun. Panahon nila ni Atty. Sal Panilo. Pero yung mga yan, puta, walang permit-permit, oh. Marcelo. Tapos, ginawa ko nila, tinuloy nila. Hanggat sa nasipa si Senyor. Ako, advice ko sa totoo lang, mas the best talaga. Kumuha po kayo ng, alam mo yung malawak yung experience. O sabi ni Milta, agree, kunin advisor si Atty. Sal Panilo. Pagdating dito sa pakikibaka, nandyan, eh, kasama natin yan si Atty. Sal Panilo, didiis naman yan, kaibigan ni Tatay Digong. Eh. Ayan, o. Sabi na mag-training daw kay Babalo muna. Hindi, o. Huwag naman si Babalo, animal. Ito yung ano, ito yung tunay ho na ano, pagbasihan natin, mas the best talaga. Para magiging successful yung gagawing rally. Oh, gagalit na naman kayo. Ako, nagko-comment lang ako kasi nasabi ni Atty. Sal Panilo, hindi ako nagmamaritis dito, no? Ayan lang talaga ang pinaka-the best. Kumbaga, manindigan ka, huwag kang matakot, ituloy mo yung laban, kasi lumaban tayo, eh. Ito na yung ano, eh, ito na yung direksyon natin, eh. Huwag na tayong magkubli na sabihin, di kami galit sa Marcos admin, no. Galit tayo, no. Galit tayo sa Marcos admin. Gusto natin palitan na ang mga yan. Gusto natin mag-resign. Kaya nga ako dyan, oh, Protect Duterte, Justice Pastor Kibuloy, resign BBM, eh. Kasi galit na tayo. Dismayado na ho tayo. Tama si Atty. Sal, huwag mag-cry, baby. Gumawa ng ano, ibang diskarte, remedyo. Huwag kayong pumayag na hindi matuloy. Oh, sabi ni Norberto, ang mga NPA nga, walang permit, di ba? Yung mga NPA nga, walang permit, eh. Yung mga komunista nga, walang permit. Kung ano-anong ginagawa lang dyan, yan lang naman, oh. Isuga na lang sa isugan. Tutalong pisa naman, ito na, oh. Ituloy nyo. At sinabi ni Atty. Tuloy nyo. Yan lang naman, eh. Only to be his defender after sinira naman ang karapatan niya ng Aquino administration. Pag ganyan talaga ang buhay. Tingnan mo, sa panahon ni, ano, ni Bilibaw kay Atty. Palakpakan ka natin si Atty. Sal Panilo. Ganyan po. Ako sana napanood ng ano, organizer ng Hakbang Maisog, yung banat ni Atty. Sal Panilo. Oh, ito guys, ha, ano to, sabi ni Dino, inom tabalahay na, bahali na, inom tayo, sir. Oh. Sir Dino, hello po sa inyo. Sana po napanood po ito ng Hakbang Maisog. Ako, hindi po ako nagagalit sa Hakbang Maisog, sasabihin na naman naninira. Galing kay Atty. Sal Panilo yan, ha. Ano ba yung mga puntos sinasabi ni Atty. Sal Panilo? Iwasan yung misinformation. Yung walang coordination, iwasan daw, sabi ni Atty. Sal. Huwag cry, baby. Gumawa ng hakbang paano matuloy yung rally. May permit man o wala, panindigan, ituloy po yung rally. Tama ba ako, Sir Dino? At kung gusto nyo, mas mabigyan pa kayo ng lakas ng loob, pwede naman ninyong kontakin si Atty. Sal Panilo at hingi po kayo ng advice kasi naumpisa na po yan. Naumpisa na yan, ituloy nyo na, tapangan nyo na, huwag po kayong matakot. Kami nga na hindi taga-Tacloban ay tumapang kami
Kami nga na hindi naman namin kilala si Tatay Digong ng personal na talagang buddy-buddy, kilala namin kausap. Pero hindi from time to time may contacts. Wala kaming contacts si Tatay Digong. Ay, nandun kami. Kasi kung magpatuloy po tayo magpapalupig, patuloy po tayong matatakot. Walang mangyayari sa ating ipinaglalaban. Nampisa na natin to eh. Tuloy na natin. Kunting hilot na lang. Galing na mismo yan kay Atty. Salpanilo. Kasi mas matindi pa nga sa kanila eh. Kasi Marcialo talaga yon. Marcialo. Hindi man sila nagpapigil. Wala mang permit-permit mga yan. Lumaban naman sila hanggat sa nasipao nila si Marcos Senior. Kasi ano bang purpose natin? Masipa. Maparesign. Dami na ngang movement kaya nagsilabasan eh. Marcos resign movement. Meron Marcos alis dyan. Ayan. Hakbang maisog. Eh, hindi pa naman ganun yung punto nila. Nasipain si Dayunior. No. Transparency, accountability, efficient security. So paano po kasi may parating sa inyo ang inyong mensahe sa mga lokal kung mapipigilan kayo. Kaya ang payo ni Atty. Salpanilo sa inyo, may permit man o wala, ituloy nyo yan. Ganun lang. At sa mga nagko-comment dito, guys, iwasan nyo po i-connect yung aking komentaryo sa kanila kasi hindi naman sila yung pinatamaan ko dito. Ang akin dito, nagko-comment ako kay Atty. Salpanilo, na which is, yun din yung realidad na nakikita namin. Hindi po natin maitanggihan, kahit siguro grade 1, section 10, tabi ng kubitang upuan, malalaman ho nila kung ano nangyayari dyan sa maisog. Mismo nakita na ni Atty. Sal yan. Hindi na ho yan galing sa akin. Ha? Na it's so happen lang na yung observation ko, ganun din pala yung observation ni Atty. Salpanilo. Lawakan na lang natin yung pag-uunawa. Kasi wala tayong sinisira dito. Tinutulungan pa nga ho natin para mas maganda pa ang magiging resulta ng susunod na panawagan. Wala tayong sinisira dito. Wala tayong sinasabing inaakusan. Wala ho eh. Kasi ako ho, para sa akin eh, nakikita ko sa sinasabi ni Atty. Sal eh, halos pareho kami ng obserbasyon. Na sana mag-i-improve. Sabi ni Malo Ramos, pag lagi magpapasupil, mawawalan na ng gana yung mga taong pumupunta. Kasi nag-aksaya rin sila ng lahat. Tapos ganun palagi. If hadlangan di tuloy, paano dapat manindigan sama-sama? Yan. Sama-sama manindigan. Huwag nang mag-create ng hindi magandang pagkakaunawaan. Sama-sama na lang. Iwasan na lang natin mag-comment ng hindi maganda. Dahil di ko naman makaaway ang mga yan. Nag-usap na rin kami ng isa na wala akong galit sa inyo. Sabi ko, nire-respeto ko kayo kasi nag-message sa akin. Eh, sabi ko, wag nyo pong isipin na galit ako sa inyo kasi kung galit pa ako sa inyo, edi sana sumagot din ako. Kinontent ko rin kayo. Hindi nga kasi ako ganun. Ang ako, focus po talaga ako sa ano. Focus lang po talaga ako sa kung ano yung issue. Nakakita ba kayo na kinukontent ko sila? Hindi eh. Ito yung realidad. Kailangan lang nating kailangan lang nating palakasin ang ating samahan. Sa mga political vlogger na until now ay ako pa rin yung kinukontent ninyo. Hindi ho ako siguro masama sa sasabihin ko sa inyo dahil dinurog nyo naman ako ng dinurog. Nire-respeto ko kayo. Ipagpatuloy nyo lang yan. Kung sa tingin ninyo, nararapat yan sa channel ninyo, so be it. Hindi ko kayo pinipigilan. Kung sa tingin ninyo ay kailangan nyo talaga akong durugin, so be it. Durugin ninyo ako. Wala po akong magagawa yan. Kasi yan yung gusto ninyo eh. At bahala na lang po ang mga tao, no? Bahala na lang po yung mga tao maggusga sa inyo. Sa mga nagpapatuloy pa rin na bumabanat sa akin. Nakikiusap na po ang mga, pwede ko bang banggitin dito? Huwag na siguro. Basta may nakikiusap na pong tao sa inyo, naitigil nyo na yan at sana pakinggan po ninyo.
Nakikiusap na rin po yung kinaukulan sa inyo, mga subscriber, tigil nyo na po sa comment section, Manggatong. Ay, dito po maganda yon. Ako, nag-comment lang ako sa comment ni Atty. Salpanilo. Hindi po ako nag-comment dahil sa banat nila sa akin, hindi ho. Ito po kasi ang mahalaga na dapat malaman ng taga Maisug. Itong sinabi ni Atty. Sal. Lakasan pa natin ang mga loob natin. Huwag na natin hayaang masayang ito eh. Nandyan na. Ituloy na natin. Kung meron man napuna kayo, siguro tanggapin natin. Huwag tayo tumulad sa bangag admin na pag pinuna sila, kakasuhan ka, magagalit sila sa atin, gawang ka ng kasalanan. Huwag tayo tumulad kasi hindi naman tayo ganun. Tinatanggap natin yung constructive criticism. Ang sabi nga ni Tatay Digong eh, batikusin ninyo ako. Kung may nakikita kayong mali sa akin, batikusin ninyo ako. Ganun si Tatay Digong. Hello po, Ma'am Chisica Hubert, magandang tanghali. Ganun si Tatay Digong ha. Hindi magagalit, hindi naman nagagalit si Tatay Digong na yung batikusin siya, hindi. Ang Duterte ho, ay hindi yan hindi yan balat sibuyas. Pag kinikritisay si Tatay Digong, kita mo naman panahon niya eh. Di naman siya nagurimintado eh, pinapakain pa kanya si Babalu eh. Ganun naman. Hindi naman hindi naman siya galit. Sabi pa nga ni Tatay Digong, kung meron kayong nakikita sa akin, i-criticize ninyo ako. What more pa kaya yung mga nasa baba ni Tatay Digong? Panahon ni Tatay Digong, aputa. Pilisardo Aguilon, maraming salamat po sa pakulay. Panahon ni Tatay Digong, nung akala mo kung meron kaming team, panahon ni Tatay Digong, may team talaga kami na ang ginagawa namin na nangutos sa amin eh. Pag meron kayong nakikitang hindi maganda sa Duterte admin, tirahin nyo para makarating kay Tatay Digong. Yun talaga ang ginagawa sa, yan talaga ang sa amin, instruction. Kaya marami kaming FB page. Ang matindi nga ho yung birada namin doon, naigat sa makarating kay Tatay Digong. Ganun katindi. At saka opinion si Tatay Digong. Opinion. Wala. Hindi yan masasaktan si Tatay Digong. Binatikos mo, may nakita kang ganun. Hindi, walang ganun. Okay yan kay Tatay Digong. Sabi nga ni Tatay Digong, ay batikusin din daw si BP Sara. Kung sa tingin natin ay may maling ginagawa. Oh, that's normal. Kasi we are in a democracy country. Kailangan po natin magsama-sama. That's normal naman. Hindi naman yun paninira. Yan yung sarili mong nakikita, obserbasyon. Same lang. Kung ano yung ginagawa natin ngayon sa Marcos admin, same lang. Ayan, galing po yan kay galing po kay Atty. Salpanilo. Sana kunin natin yun, Hakbang Maisog, na magandang magandang puna. Baka ito po yung magiging isang dahilan na magiging strong pa ang Maisog, no? At hindi na matitinag sa susunod ay . At yung mga organizer din, ako nanawagan ako sa mga organizer. Huwag din po kayo basta-basta pumatol sa mga vlogger na interviewin kayo tapos hindi nyo naman napanood yung buong live namin para iwasan yung gatong-bagatong, yung pagka-misunderstanding. Kasi wala naman talaga kaming masamang ginawa. Sana ho, makikiusap kami sa organizer. Kilala ko naman kayo eh. Kikita tayo eh, tapos yung tingin ninyo sa amin pala hindi maganda. Mag-improve lang ho kayo. Ganun lang po ang healing namin sa inyo. Sana magkaroon ng improvement pa, na magkaroon ng paghihilot. Gaya na sinabi ni Atty. Salpanilo, huwag tayong crybaby. Gumawa tayo ng paraan. May permit man mawala, ituloy nyo po. Ganun po. Kasi nga Maisug eh, Maisug tayo. Ganun lang. Tulong-tulong na lang tayo. Wala namang wala namang masama. Maraming salamat, Ma'am Jessica Hubert. Sa mga mga subscriber po namin, huwag po kayong mag-create ng issue kasi yan po yung nakakasira talaga eh. Sa totoo lang. Kagaya yung kay Princess Limi, ini-insist niya na bumibira daw ako. Hindi nga ako bumibira. Hindi nga ako bumabanat. Kasi nilabas ko lang itong sinabi ni Atty. Sal kasi makakatulong ito.
makakatulong ho ito sa ano, sa Akbang Maisog. Na-publish naman sa SMNI ito eh. Yun po yun. Huwag po kayong mag-isip ng masama. Dahil wala po akong iniisip na masama. Kasi kung meron po akong iniisip na masama, pagputok pa lang, nako. Eh, hindi kasi ako ganun eh. Pisa pa ako. Ayaw ko naman mag... Alam mo yung ganitong sitwasyon, tira sila, titira ako. Hindi po ako ganun eh. At ako, mas okay na lang ho ako na ako tirahin ng tirahin nila. Banatan nyo na lang ako ng banatan, libre yan. Libre promotion din naman sa akin yan eh. Banatan na lang ako, walang problema. Hindi po ako nagagalit sa mga yan. Hindi nga ako nagagalit sa mga tanso na panaybanat sa akin araw-araw, pati yung si Kalbong Ninyo. No, si Kalbong Ninyo, araw-araw ako binabanatan dyan eh. Hindi naman ako nagagalit eh. Paano pa kaya pagkakampi namin sa ipinaglalaban ngayon? Bakit ba ako magagalit? Hindi naman ako kailangan magalit. Tsaka wala akong karapatan magalit. Eh, opinion nila yun. We need to respect. Hayaan na lang natin sila. Huwag na natin ibabash. Huwag na po natin sirain. Kung merong nagko-content sa akin pa rin, naninira, nanood kayo, alam mo yung pinaka-the best na gawin dyan? Kung ano? Huwag mo na lang panoorin. Eh, ano mo na lang? Disregard mo na lang. Huwag na lang kayo manood na sisiraan yung pinapanood din yung vlogger. Kasi masasaktan kayo eh. Bias nga ho eh. Ganito nga ho eh, di ba? Bias nga ho mga kabisda kasi kayo nasasaktan kayo. Kaya nga ho ako na medyo nagiging emotional ako eh. Dahil parang nagiging bias eh. Ako yung tinitira, ako yung binabanatan, kayo yung nasasaktan. Kayo yung nag-alala sa akin. Parang sa isip ko ng bias naman ang nangyayari. Bakit ako tuloy hindi ako nasaktan, pero kayo nasasaktan. Kaya ang sabi ko sa inyo, pag ayaw nyo mapanood yung banat, disregard nyo na lang, huwag na lang panoorin. Kasi naawa naman ho ako sa inyo. Alam ko na appreciate ko yung mga mensahe ninyong magaganda sa akin. Na-appreciate ko po yun. Kaya nag-post ako kanina, maraming salamat sa inyo. Kasi hindi ko na kayang basahin lahat. Nagbabaha yung ano ko eh, yung messenger. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo sa mga inspirational message. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ay nilawakan ko ang pag-uunawa ko. At naniniwala ako sa inyo. Naniniwala ako na yung mga message ninyo para sa akin ay nakakabuti ho sa akin yan. Kaya ang advice ko lang din ho sa inyo, kalma, pahupain natin yung issue, wag na tayo manggatong kung ano pa. Mahalin nyo sila, subiit, walang problema ho yan. Pero sana iwasan na rin ho natin mag-comment ng hindi maganda. Same rin po nang dito nanonood sa akin, wag na po natin sila awayin. Hayaan na po natin sila. Sana po, ganun na lang po. Kasi pareho naman tayo ang ipinaglalaban. Wag tayong gumaya sa ibang kubol na puro galit, puot ang naghari. Kailangan magmahalan tayo. Ganun na lang po. Diba sabi nga ho ni Pastor Kibuloy, ito gagamitin ko yung word ni Pastor Kibuloy guys. So, na-forward kasi sa akin yan, ng Kingdom of Jesus Christ. Paano ka makarating sa langit? Kung dito pa lang, sa mundong ibabaw, ay hindi na kayo nagkakaintindihan. Wala na kayong pagmamahal sa isa't isa. Tapos ngayon, gusto mong pumunta sa langit? O nandito nga ho kayo, sa mundong ito, hindi nga kayo magkaintindihan eh. Nagsisiraan nga ho kayo. Nagbabanatan kayo. Paano ka makapunta sa langit? Yun yung naisip ko talaga. Kaya sabi ko, maganda yung mensahe ni Pastor na kailangan talaga may pagmamahal. Lalo na pagpareho po kayo ng ipinaglalaban. Ganun ho talaga. Nako, di naman ako talaga apektado, promise. Kasi kung apektado pa siguro ako, hindi ako tumatawa eh. Wala tayong kasayahan. Kumbaga nag-iiba yung template, nag-iiba yung direction ko. Wala, hindi naman ako nag-iiba, hindi ako apektado. Kaya sabi ko nga sa kanila, wala yun. Kala mo naman, kahapon lang tayo nagkita eh.
kilala ko naman mga yan, mga mababait man ang mga yan. Hayaan na lang natin yung emosyon nila. Wala tayong magawa. That's part ng pagiging political vlogger. Hindi yun ano, hindi yan natin maiiwasan. Darating at darating ho talaga yan. Kaya ako sa inyo, patawarin na lang natin sila kung masakit sa inyo yung ginagawa sa akin. Dahil ito po yung assurance ko sa inyo. Ako po ay totoong tao. Hindi ko kailangan magiging plastic po sa inyo. Huminahon kayo at magmuni-muni tayo. Huwag nyo masyadong dibdibin ang mga banat sa akin kasi ako po hindi ko talaga dinidibdib yan. Nagiging emotional lang ako dahil grabe ang concern ninyo sa akin eh. Grabe ang concern ninyo sa akin. Kaya sana lumamig na, back to basic, back sa tunay ng nangyayari. Marami pong issue sa lipunan. Hindi ako galit sa kanila. Hindi ako galit sa kanila, promise. Niminsan, wala akong masamang balak sa kanila. Wala as in. Mga idol ko sila. Kasi sila yung tinitingnan natin na mga political vlogger. Nauna sila sa akin. Kaya respetuhin natin sila. Siguro kung nagkakamali o sila, hindi na natin yun, hindi na natin makukontrol yun. Pero sana, wag nyo na lang ho ako i-connect sa kanila na nagkomento na naman si Bisdak kayo pinatamaan. Sana hindi ganun. Dahil matagal na po ako komentari. At hindi po ako nagko-comment dito na walang basihan. Yan po yung basihan ko, Attorney Salpanilo. Sana ako sa Maisog. Palaging nanonood yan sa akin mga yan eh. Dumalaw pa ngayon dalawa dito. Kunin nyo yung payo ni Attorney Salpanilo. Malay natin, ito pala yung lalong magbibigay ng isog. Sabi mo, isog, tapang. Tapang sa atin mga DDS na sumusuporta sa Maisog. Maisog lang na Maisog. Ayaan nyo na ho yung mga vlogger na yun. Maging someday, magsasama-sama rin kami yan. Magkita-kita rin kami dyan. No? Kita-kita rin ho kami. Kukumustahan. Ganon din ho yun naman eh. Kasi hindi ko naman kailangan bumira sa kanila at sino ba ako para i-correct ko yung mga pananaw nila sa buhay. Hindi ko naman hawak channel nila. Imelda said, maraming salamat sa pakulay. Basta, tuloy lang tayo. Wala lang tayong siraan. Ano lang, laban lang ng labang. Respeto lang tayo. Kaya, madali lang naman kasi yan. Parang mga trolls lang. Nagwa-warning ako sa mga trolls. Uminom ba kayo tubig? May high blood ba kayo? Lang naman eh. Kung mang trolls ka dito sa Bisdak, Pilipinas, kung hindi mo kaya, no, kung hindi mo kaya, ay puta, umalis ka. Uminom kayo ng tubig, animal. Puta ina, kung banatan pa kung banatan, magbanatan na tayo. Ganun lang, oh. Ano na lang? Atras na lang. Huwag na lang pumasok sa mga live kung hindi kaya. Kagaya yung pumunta dito, animal, ang tutrol sa ngagaaga, nasa na ba yun? Eh sabi ko, uminom ka ng tubig, baka ma-high-blood ka. Ganun lang, oh. Magsaya lang tayo. Magsayahan tayo. At hindi naman ako hindi naman ako hindi pong akala mo naman putang ina. Hindi. Kalma lang, kalma. Kalma.
No, maganda yung sinasabi mo, Teresita. Magkaisa tayo para sa bayan. Duterte tayo para sa bayan naman! Ganun lang. Sabi ni Yoro, tama, kaya hindi na dad. Hindi ka na mabasa. It's Marlene, ang may ang Bisaya may isog. Ibang isog ng Bisaya. Pinupuno lang yan, pinupuno. May kasiban nga tayo ang totoong kaibigan. Masakit magsalita kasi mahal ka niyan. Kung may pagkamali man, sila ang magsasabi para itama, respetuhan at pagpakumbaba lang sa isa't isa. Maayos din yan. Wala naman akong sama talaga, wala. At as in, normal lang. Sabi naman ng isa, basta ako pinapanood ko lahat ng mga DDS naman, suportahan ninyo lahat. Kalma lang, Bibi, kalma. kalma. Tahimik lang ako kahit ayaw ko. Mas ganda pa yung tumahimik ka, ma'am. Tahimik na lang, ma'am, para masaya. Puntangin na, dami natin kalaban ngayon. Dilawan, Pinklawan. Huwag na tayo maghanapan ng kalaban. Kailangan natin kakampi. Alam mo, kalaban natin, Dilawan, Pinklawan, Pulawan. Komunista, putangin na, ang dami na ho nila. Magdagdag pa tayo, di ba tayo di ba tayo malunod yan? Isipin nyo, sige nga. Okay, tayo daw. Di ba tayo, sa Bisaya pa, di ba tayo malumos? di ba tayo malunod? Mandagin mo, Dilawan, Pinklawan, Komunista, Ensaymada, mga animal, Tambaloslos, mga bangag. Yan yung mga kalaban natin eh. Mangulikta ka pa. Buta, tama na, ayaw ko na, magdagdag pa ako ng kalaban. Pati kakampi mo, kakalabanin mo. Wag na, oy. Masaya na ako, mambatrip ng mga bangag. Okay na, oh. Ayaw ko na dyan magdagdag ng iba. Kasi wag magdagdag pa ako, mag-cooking show na lang ako. Our class, our menu for today is pulboron overload. Pulboron overload. Only sa saya, only sa tama, only sa bangag. Ang amats, only din. Sabi ni Dagard, mag-networking na lang tayo. Sponsor sa Pulboron Overload, sponsored by Black Mamba at Chirito Sake. Over sa saya, over sa tama, magpulboron ka na. Hindi, wala naman akong ano sa kanila. Masaya lang. Masayahin lang talaga akong tao. Minsan, emosyonal din ako. Minsan, giging emosyonal. Siguro, dala lang siguro ng pagod minsan. Di na, akala nyo, panay kami tawa dito. Hindi kami napapagod. Napapagod din ho kami. Hindi naman kami si Bangag na hindi napapagod, panay pulburon. Ganun-ganun na nga, oh. Sabi ni Jima, magaling sabi ni Pastor, love your enemy, kaya I love mo na lang sila. Lahat ng mga kaaway ko, love na love ko yan. Kasi kung hindi ko love ang mga yan, hindi sana araw-araw ko, tinarantado ko ang mga animal. Madali kaya mag-content, promise, yung ano ka, Marites content. Puta, hindi na ako magpapagod at magpupuyat, magre-research. Ganito kasi Marites content eh. Titirahin ko to. Pag tinira ko to, gaganti to. Abang ako sagot niya. Ganun lang naman o yan. Hindi na ako magre-research. Kasi yung sasabihin ni Bisdak, naka-record na yan. Screen record. screen recording. Screen recording yan eh. O ngayon, may content na ako mamaya. Tulog lang ako, tulog.
Gising na ako, live na ako. Si Miss Duck na naman ang sikat. Panahon nga. Panahon nga nang binabanatan ako ni Marlica. Wow, mangsaya ko nun. Sabi ko kay Palanga, affair tayo Palanga. Sabi, animal ka, Bistak. Longer na talaga ako mula noon hanggang ngayon, di ba? Animal ka, Bistak. Vlogger na walang ligo. Sinabihan lang ako, vlogger na walang ligo. Sa awa ng Diyos, dumami subscriber ko. Muntikan ko na maduraan yung live ko, ah. Tapos, natapos yun. Galit na galit tayo si Palanga kay Grigo Biliga, di ba? Naggalit na si Palanga, tinira na si Grigo. Eh, alam ni Palanga kasi na Grigo ako dati, di ba? Kay tatay tigong yan dati, no? Sinasunod, tinira na lang ako ni Palanga. Puta, nagulat ako, dumami ulit subscriber ko. Kaya appear ko talaga yan si Marlica, idol ko talaga yan. Marlica, maraming salamat sa inyo, Dai. Tapos, pinangalanan ko si Marlica ng Palanga. Palangana ba? Palangana, yun. Noon pa naman yon. Eh, kaibigan na natin yan si Marlica para sa bayan. Kaya laki din ang bagay. Eh, alam mo, ito lang ha, real talk lang tayo. Alam nyo, baka yung mga political vlogger na, no, na hindi naman ganun karamihan ng, ano, ng subscriber, tapos titirahin ka ng mga masikat, puta, swerte nyo. Marami, swerte nyo. Mambunan kayo ng subscribers nila. Kasi susubscribe yun sa'yo eh. Kasi pagpapanatan mo daw sila, susubscribe sila sa'yo. Siyempre magtitik-tik yun eh. Magtitik-tik. Ay, ano sasabihin to? Sumbong ko to. Ganun na. Sabi ni Arrogant Kabisnak, nabawasan ka ba ng subscriber? Dumami. Sabi nga nila, when the opportunity knocks the door, grab the opportunity. Musagina, pag kumatok na ang oportunidad sa inyong pinto, yakapin mo, huwag mong pangawalan. Yeah, idol ko yung mga yan, pinapasikat ko sila. Masaya kami ngayon. Sabi ni Umalik Chris ng Ilonggo, open the window daw, puta. Huwag mong open the window, door lang, kasi pag window, lalagpas yung opportunity. Pinto lang, sarado mo yung ano, ay, yung pinto, buksan mo, sarado mo yung bintana. Ang bintana, magsitalsikan yung opportunity. Mabuhay tayo mga Pilipino. Sabi ng asawa ko, binabanatan ka. Hayaan mo na. Masaya ako dyan. Bakit masaya ka? Sikat yung bumanat eh. Ako din naman ako sikat. Oh, ganun ba? Oo, ganun yan. Ah, sige, matulog ka na. Huwag ka na huwag puyat. Saya-saya lang ho tayo. Animal naman talaga kayo. Dawag sa akin. Dawag sa akin yung mga vlogger na iba. Bye, bye, bye. Binabanatan ka, bye. Sabi ko, bakit ka naman problema? Wala, bay, concern lang ako. Ibabaon ka. Ha? Buhay pa ako, ibabaon nyo? Sabi ko, sino ba? Yan. Aya, kaibigan ko naman pala yan. Hayaan na lang natin yan. Binupromote ako niyan. Ah, maniwala kayo. Hindi na ako aawayin yan. Mga bilang tayo ng mga ilang araw. Ha? Kasi nga mga kakampi kong mga yan. Eh, niwala kayo. Promise. Repromote lang, libre nga. Libre promotion. Oh, masaya tayo dyan. Idol ko yan. Idol ko kayo. Salamat sa inyo.
Bukas, mamaya, mamaya uli ha. Namimihasa. Putang ina. Pero marami din naman. Oy, kaya nga kayo mga subscriber, umayos kayo, huwag ka nang masyadong, sabi na Tornis Alpanilo, cry baby. Ayan, yun na. Hindi na nga ako nagbayad, ako pa may utang sa kanila. Teh, sa pag nagkita kami niyan, lilibrehin ko mga yan. Magkikita naman talaga tayo dyan. Magkikita kami niyan, lilibrehin ko mga yan, promise. Ano ba gusto ninyo? Salamat, ha? Libre ko ang mga yan. Ah, sir, dito tayo. Ikaw, ilang beses ka ba bumanat? Mga 10 beses lang naman. Mas malaki ang bibigay ko sa iyong libre. Ikaw, sir, ilang beses ka bumanat? 3 lang. Eh, 3 lang. Dapat ginawa mong 10 para litson. Punangin na yung iba nga. Nagbabayad pa sa mga yan. Ha? I-promote nyo naman kami. Nagkikiusap pa nga eh. Ako na, hindi naman ako nagsasabi na i-promote, pero inumot ako. Oh. Ayun na ang buhay, kanya-kanya lang trip. Si Dayon Yor nga, trip niya, nasa Brunei hanggang ngayon. Yor, wag ka nang bumalik Yor, ha? Sabi ni Yoro, tuloy na ba ang Bisdakiros? Bisdakiros, ayan. Sabi na Bilya, palibre Bisdak Burger. Gusto niya burger? Nilibrehin ko kayo sa waxes. Promise, nilibrehin ko kayong lahat. Kaya ito muna, oh. Advertisement tayo. Bisdak Burger, ang burger ng mga Pinoy. Andi na. Bisdak Burger, ang burger ng mga Pinoy. Andi na. Bisdak Burger, ang burger ng mga Pinoy. Andi. Ay, Bisdak Burger, dyan sa waxes. Ayan, mabuhay po kayo. Pupunta ako ng Davao, manglibre ako ng Bisdak Burger. Okay ha? Pupunta po ako ng Davao, sasadyain ko lang ito. Manglibre po ako ng Bisdak Burger sa inyo, mga... Bigyan niyo ako discount, waxes ha? They, gusto niyo mag-announce ako? Utangin na, baka mapalaban ako dito. Ubos yung pampagawa ko sa tahanan ko. Ay, i-promote niyo ako, i-promote ha. I-promote niyo ako nang i-promote para makaipon ako pampalibre Bisdak Burger. Utangin na. Ay, maraming salamat ka din, animal. Okay ah, kailan ba? palaban ako ah. Okay. Magkano ba ticket papunta sa Davao? Magkano ba? Sidney, welcome. Ano nga ako nagtatanong, magkano ba ticket papunta sa Davao? Mapalaban ako nito. Sige nga, mag-schedule nga kami mag-ina. Ito, hindi to ano ha, hindi hakbang maisugrali to ha. Hindi, gusto ko Bisdak Burger, Bisdak Burger, oh, Bisdak Burger. Mga halagang 20,000. Mga halagang 20,000 Bisdak Burger. Akin na ba yan? Halina't! Ano bang pizza ko ngayon? Kasi birthday kasi ng anak ko. Sige lang. Magpabook na ako ng ticket. Birthday kasi ng anak ko sa June 3 at graduation ng anak ko sa katapusan. Aka sabay na rin ang celebration. Gusto ko manglibre ng Bisdak Burger sa Davao. Meron bang pupunta? Sabihin ko rin kay akin na yung 5,000. Tika, paano ba? Ah, ito ha. Sa June 3 birthday ng anak ko, June 1. Ano lang pizza ngayon? Double celebration na lang. So,
John, ano, Junto. Sige, Junto na lang. Sabi ni Cindy, service na ka-birthday ko anak mo. June 3 yung anak ko, siguro, celebration na lang namin. Dapat June 3 na lang talaga, no? June 3. Sabi, Rogan, mag-live ka, sir, pag pupunta ako. Ilalive ko yun. Ilalive ko yun. May paabu naman tayo. okay, Gcash mo lang, sir, Bisdak, bahala na. Oh, Gcash mo, ma'am, imikro ko yung ano mo, donasyon. June 3. Okay, sa June 3 ho, kita-kits po dyan sa Waxis Davao. Birthday celebration po ng anak ko, doon ko na po i-celebrate. Makipag-ugnayan na lang ho ako sa Waxis. Bisdak Burger lang ha, libre ha. Bisdak Burger, libre. Bisdak Burger. Sabi ni Joy, Dong, pwede ba Palawan? Layo naman ng Palawan. Sige. 3 plus Bisdak one way. Oh, okay na yan. Kaya-kaya yan ninyo. tsaka August 5 Bisdak sa birthday mo. Sa August 5 din, manglibre na rin po ako dun. Parang ano na lang dyan, feeding program na rin ho natin. Oh, sa lahat po ng ano, gustong makatikim ng Bisdak Burger, libre. Manglibre ho tayo. No? Sabi ati Cherto sa akin, paano ko Bisdak? Anong gagawin natin dyan? Ang layo nyo. June 3 po tayo mamimigay. Absent ko na lang muna ang asawa ko sa June 3. Siguro mga June 1. Nandyan na po kami sa Davao. Ikot-ikotin ko. Ikot-ikotin. Paikot-ikot ko muna yung anak ko. Kasi gusto kasi makita ng asawa ko yung signage na di sila makapaniwala. Ginawa kong model ni Pastor eh. Hindi makapaniwala. Ay, June 2 birthday anak nyo. Sa akin, June 3 kasi June 3. June 1 ako. Mamigay tayo ng Bisdak Burger sa June 3. Morning na ho, umaga ho. Kasi magbukas, I think magbukas ang Waxis, tanghali na yun eh. Ay, tanghali. Sabi ni Dagard, yari ka pag may dumating na 1,000. Pag may dumating na 1,000, sagot na ho ni Pastor yan. Dahilan ba? Magbigay tayo ng ano. Siyempre may limit lang tayo. Mahalagang 20,000 lang na Bisdak Burger. No. Kano ba 'yon? 20,000. Baka may discount tayo ha. Ayun. Mahalagang 20,000 lang na Bisdak Burger. Marami na 'yan, 20,000. Pag 1,000 parang maiisog din 'yan. O pag 1,000 yung darating, di mag-rally kami dun sa harap. Happy birthday sa anak mo. Oy, Pax Queen, birthday rin niya. Open yung Waxis 24 hours. 24 hours yung Waxis. Sige. Sige, gawin po nating venue yung ano. I think may, hindi na kailangan ng mascot kasi laki ng anak ko eh. Ano na, high school na eh. Graduate na nga. Bisdak, saan pwedeng makabili ng t-shirt nyo? Wala po to, ma'am. Pinagawa ko lang ho to. Pinagawa ko sarili ko lang. Kailangan talaga, maaga pa ko. Tandaan nyo ha, Bisdak Burger lang libre ko dyan sa Waxis. Mga 20 mil ran. Nawala ho yan. Hi, Corazon Tagase, happy birthday sa anak mo. Kamote mo, Tabisak, pwede ba yung burger pa LBC mo na lang? Ewan ko kung papayag yung LBC dyan. Dapat may stab para may ano. I think mayroong pantatak yung ano dyan, may Waxis. Nanon na lang ako sa ano, sa Waxis, makipag-coordinate na lang ako. Para ano, sa June 3, schedule po natin na June 3. Mga 9 o'clock in the morning. Libre ko muna yung mag-ina ko. Birthday ng anak ko, doon na lang kami mag-celebrate. Feliz Fernandez, magkasunod pa pala kayo ng birthday. Oh, magkasunod kami niyan. Idol ko yan eh. Si Idol. Jima, magaling advance birthday sa anak ko. Thank you so much. Sabi ni M. Kuroke, ang lupit, one way to Davao, isang lapad. Galing ka sa Japan, ma'am. Isang lapad talaga yan. Huwag na, M. Kuroke. Bili na lang natin ng Bisdak Burger yan.
Sabi niya, dapat may drinks, sir. May drinks talaga yan. Kasama yun. Package yun, may drinks. Package yun. Sabi, Ed Spillamore, wow, yayamanin na Bisdak. Ikaw na talaga. Hindi ako yayamanin. Hindi ako yayamanin. Matagal ko namang ginawa ito. Wala pa kasi tayong feeding program na eh. Yun na lang nasa isip ko, doon na lang sa waxes. Dahil may feeding program kami, nakaano, medyo matagal pa eh. Na, kailan ba last feeding program namin? January yata eh. January, June na ngayon, di pa nasundan. Eh, June 3 na lang, June 3. Oh, June 3. Sabi ni Martel, Bisdak, ka-birthday mo, father-in-law ko. Na kaya pala nandito ka, lagi. Kapa-birthday, ha? Kamote mo to, ka-pamasay, 6K balikan para sa burger. Ang mahal tol, burger mo. De, ano lang, papasalamat lang. Papasalamat sa Waxis, papasalamat din sa Pastor Kibuloy, papasalamat sa inyo. Dahil birthday rin naman ng anak ko, doon ko na lang igagastos yung pang-birthday sa anak ko. Same lang din naman. At may mapasaya pa tayo. Gusto kasi nilang makita rin yung mukha ko doon. Kasi na-intriga sila. Ano ba yung ano, Waxis, Bisdak Burger? Dadalhin ko na lang kayo. Oh, magsipuntaan kayo ng Dabaw, ha? Mag-rally tayo doon. Jema, magaling service na club ka ba sa Friday? Makialam. Opo, sa Makialam, alas 3 hanggang alas 5. Live pa rin po tayo dyan. Mapapanood pa rin tayo dyan sa Makialam. Sa ka-partner mo, tama, sa servisyo. And sa seminar. Sabi ni Ali, mag-sponsor kami sa feeding program mo, Bisdak. Oh, doon sa Waxis, sa burger. Linda, sana may Waxis Burger, Pancit Burger sa Manila at Pangasinan. Malapit na yan. Sabi Aragon, pwede din. Rally agad. Resign, BBM. Sabi ni Emeline, na gusto ko sa Davao. Madami nagsasabi, maganda doon. Maganda naman o talagang Davao. Maganda, promise. Ay, may kurang return ticket, Manila to Davao, 19,000 yan, hindi na masama. Balikan na yon, hindi na masama yan. Ay, marami naman mga tickets na mura lang. Pili ka lang ng mga medyo mura, yung Air Asia, ganyan lang, Cebu Pacific. Huwag yung Philippine Airlines, mahal. Oy, Joy Smith, paano makapag-send sa inyo, Miss Doc? Oh. Ayan na, dumami na sponsor natin. Sa ano? Sa Bisdak Pilipinas FB page, sim profile po. Message lang po kayo, ma'am. Marami kang mapasaya, no, mga kabataan dun. Yung libre natin, bata, matanda, basta nandun. Hanggat kaya ng ating limit, papakainin ho natin. Yoro Singo, hello po sa inyo. Sabi ni Yoro Singo, imagine kakain ka ng Waxis, Pancit Gorgor at Banat Prince Price. Rambulan sa dyan. Rambulan. Anong klaseng rambol? Walang drinks yun. May drinks yan. Bisdak Burger with drinks. Ayan. With price din yan. With price. Bisdak Burger. Maribit makadagat, pwede libre single, pwede. At tumani nga ito nagsamat-saring reaction mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizen sa naging isyong ito. Para sa akin, itong presidente natin, bingi at wala na yung pakialam sa mga nangyayari sa Pinas. Kung magsalita man siya, pakai-scripted na yan at binabasa na lang, pero ang totoo, ang asawa niya at pinsan ang namamalakad ng Pinas. Nakakaawang mga taong bayan, maghintay na lang tayo kung sino ang makarma. Karma or kaba is real at may katapusan ang lahat. Ang pag-alis ng mga politiko sa oposisyon, normal lang yan pag midterm elections kasi kailangan ng budget nila, pero pag malapit na ng presidential election, maglilipatan mga yan. Hindi kawalan, taong bayan ang boboto, hindi organisasyon.
At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!